Hey, amazing morning. Ayan. Amazing morning, everyone. Kamusta kayong lahat? Unbati muna tayo. Sige, sisimula na tayo. Ayan. Patype nga kung saan lugar kayo ngayon, nanonood. Ayan, patype dyan sa ating chat box. Pasay City. Ayan. Sobrang bilis. Hindi ko mabasa lahat. Batangas, Laguna, Italy, Israel, Bicol. Dami. Ilocos Sur, Thailand, Kuwait, Singapore, pa bang iba? Japan. Grabe, no? Canada, Toronto, Dubai. Ayan, hello sa inyong lahat. Buong mundo na tayo, no? Iba't ibang lugar na. So, kamusta naman? Isabela. Rinig naman ako? Rinig? Okay pa. Okay, may nagsabing yes po. Okay. Sige, hindi natin patatagalin to. Simulan na agad natin. So, once a month, no? Ay meron tayong training. No? Meron tayong schedule dito. Once a month. Last week si VP, no, nag-training, ang ganda ng topic. So importante talaga kasi yung training sa ginagawa natin. So meron din sa Laos. Meron pa tayong Laos. Yan. Qatar. Kuwait. Okay. So mabilis lang 'to, no? Training natin siguro mga 1 hour lang and 3 hours. Joke lang, ha. Ayan. So pag ginanahan, nako, baka abutin tayo. Pero pipilitin natin maging mabilis ang lahat. Grabe no, di pa tayo nakaka-get over sa ano, eh. Sa mga nangyari ng mga nakarang araw. Kahapon lang, no, yung dating truck driver na si IM, ay at saka M, eh. Yung pangalan niya kasi Ismael, no, Mamorando, ay dating truck driver, ngayon nagkaroon ng sariling sasakyan. Ang sarap lang, eh, no, nung nakita ko yung video niya kahapon, very inspiring, no. Kumbaga, nakaka-inspire talaga. Maraming taong mangangarap din na katulad niya na gaganda din ng buhay. So kung nagawa ni Ismael, magagawa mo rin, di ba? So tsaka yung event natin, medyo naghahang pa tayo, no? Ang daming nangyari. So nakita natin sa office, no, isang nanalo ng sasakyan, yung Honda City. 2 months pa lang siyang member natin, no? Naway nakatulong sa kanyang pamilya yun, no? At copper package lang ang kanyang na in-avail. Siguro may purpose talaga ang Panginoon sa kanya. Nasa kanya mapunta yung Honda City. Tapos yung mga winner ng ating I Am Project 001, which is palaki ng palaki, na diba, yung mga bumibili ng product, no? Kahit user ka lang dito, ay maaaring pwede ka rin, maging milyonaryo o baka sa susunod, 1 million na yan. Ha? So tuloy-tuloy lang ang pagtangkilik ng produkto kasi ganun din naman, eh, magbabitamins ka rin sa labas, magsasabon ka din, di ba? Tapos yung bagong skincare natin, magandang kombinasyon yun doon sa ating mga, yung awesome natin na soap, na organic, at saka yung lotion, di ba? Yung lotion natin. Tapos yung face cream natin, di ba? Kasi yung face cream natin, parang primer na rin yun, eh. Para ka na rin, di ba? Parang foundation na rin yun, eh, yung face cream natin. Eh, ngayon, meron ng bagong set, yung skincare na Awesome Glow, naman, by Jinky Pacquiao. Eh, di ba? Kompleto, eh. So, ang laki ng, ang laki ng, kumbaga, yung ginagamit din naman talaga ng tao araw-araw, nasa atin, ha? Then, pwede ka rin maging dealer kasi discounted ka. No?
So, sa paggamit mo pala ng product eh, panalo na tayo kasi nakakatipid tayo. So, meron dito yung panglalaki, syempre. Di ba? Yung impact naman na soap natin, di ba? Tapos, yung bago ngayon, yung by Ian Veneracion. Di ba? Yung ating timeless. No? Ian ang timeless. Yung Ian, hashtag yun, Ian ang timeless. Di ba? Si Papa E. Di ba? Meron na tayong Papa P. Pinagkakaguluhan yan si Papa P. Eh, ito din, Papa E. Di ba? Papa E yan, di ba? Pinagkakaguluhan din yan. Lalo yung love team nila ni Bea Alonso, di ba? Sobrang sikat nun. Hanggang ngayon. So, again, ginagawa natin, no? No? As a company, ginagawa natin kung ano yung patok sa market at anong kailangan sa, ng tao. So, nasa inyo na, di ba? Nasa inyo ang bola ngayon. Yan yung trabaho namin, eh, no? So, kayo naman ngayon. So, pero importante, gumamit tayo ng produkto talaga natin. Diba? So, papapansin mo, lahat ng produkto may endorser eh. Ayan, Rome, Italy. Oh, watching from Rome, Italy. Ayan. So, tapos yung vitamin C natin. Ito, lumalakas na to ngayon. Oh. Oh, itong ating Immunergy. Oh, lakas na nito ngayon. Siyempre, COVID, nandyan pa din. At saka, nagba-vitamin C ka rin naman talaga eh, dati pa eh. Diba? Eh, ito na lang. Baka mabunod ka pa sa I Am Project 001. At saka yung barley natin, wala na, hindi na maawat yun. Then yung ating collagen, nako. Oh, ano din, yun yung pumapangalawa eh. Yung collagen, yung beauty drink. Kasi pinagsama-sama yun eh. Yung sa brain, diba? Anti-stress, pangkalma, pangpa-sharpen ng memory, tapos pampabata, diba? Ganda nun eh. Tapos ang ganda pa ng endorser. Diba? Liza Soberano. Gandang Liza nga eh. Yung hashtag nun eh. Yung beauty drink natin na acai berry with collagen. Ang daming kasama nun. Sa totoo lang. Meron pa yung barley. Meron din yung bacopa monieri. May gotocola. Meron din yung ginseng at saka omega 3. Oh, para talaga yun sa brain at saka sa skin. No? Yung collagen kasi pati sa mga buto natin, di ba? So yung ating garcinia, hindi rin nagpapaiwan 'yun. O kasi ang daming lumobo ngayon eh, pandemic eh. Lalo's lagi sa bahay lang, tapos yung iba stress eating, di ba? O kaya walang ligtas eh. O naso-solve natin yung mga problem, no, sa labas. O may skincare na tayo ngayon, na set na, di ba? Ang ganda ng training ng ni Maricor, yung last ano lang, di ba? Napanood niyo 'yon? Yung training, yung yung ingredients ng product, di ba? Tapos formulated ba 'yun sa Korea, no? Yung mga ingredients yun sa Korea. Si partner niya si Maricor eh, malaking company 'yun. Tapos skincare, health, no? So grabe. May iba na, mayroon pa sa France, no? So let's start. Simulan na natin. Oh, ito guys. 5 P's lang ito to achieve massive success. Ready na kayo? O pa-comment I am. O pa-comment. Kung ready na, pa-comment I am. Ayan. Alam nyo. Ito, binilan ako ni GM eh. Ganito pala kalakit. Sapat sa isang araw, maubos mo to. Ayan oh. O, malapit na maubos sa akin. Mamaya-maya, maubos na to. Ang laki. Ano to eh? 3.7 o 4 liters ata. 4 liters. So, hindi muna ako. Okay. Ready na lahat. So, simulan na natin. Ito yung 5 P's to achieve massive success. Kumbaga, gusto ko lang i-share sa inyo ngayong gabing ito, paano ba natin ma-achieve, makapag-achieve ng massive, no, na success? Paano ba? Lalo na dito sa ginagawa natin, no, sa I Am Worldwide. So, disclaimer lang ako ha. Disclaimer lang. Yung training natin ngayon ay para kang kumain ng isda, lalo na doon sa mga bago, no, na mga movers, no, ng company, mga bago members, distributors. Disclaimer lang. So yung training natin ngayon ay para ka lang kumain ng isda. Pag kumain ka ng isda, ay yung laman yung kakainin mo.
Pag tinik, itatapon mo. Tama? Hindi mo kakainin. Ano ibig sabihin ko nun? Parang ganito. Kapag sa tingin mo, no? Pasok, swak na swak sa'yo, itong mga principles sa pag-uusapan natin ngayon, i-apply mo. I-apply mo. Kunin mo yung magaganda na sa tingin mong makakatulong sa'yo sa pag-abot ng iyong mga pangarap, apply mo. Pag sa tingin mong hindi, huwag mong i-apply. Para fair. Huwag mong i-apply. Nasa iyo naman yun eh. Ha? O, yun yung disclaimer natin. Okay. Ayan. Hello from Doha, Qatar. Ay, Gina, Ruel, no? Ayan. Okay. Let's start. So, 5 P's to achieve massive success. Number one, first P. Guys, ito ang pinakauna. Put God first. Oh, ang bigat agad, no? Umpisa pa lang, mabigat na agad. At syempre, di ko siya pwedeng ihuli. Kasi siya nga yung una eh. Put God first. Yun yung una. Kailangan natin maintindihan. Kailangan mag-sync in muna sa atin ito. Put God first. Sa gagawin natin, kailangan nating unahin palagi ang Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka maging religious, no? Ang ibig lang sabihin nito ay kailangan, simple lang, kailangan ay yung mga gagawin mo, hindi lumalabag dun sa kalooban ng Diyos. Dun sa mga utos ng Diyos. Eh, alam mo naman, may konsensya naman tayo, eh, di ba? So, importante yun. Kailangan, para magkaroon ka ng direction. O magkaroon ka. May control. Magkaroon ka ng self-control. So, kailangan natin ito maintindihan. Ito ang sinabi ni Haring Solomon. Si King Solomon ay sa buhay niya, yung lifetime niya, siya ang pinakamayaman. Oh, at saka pinaka-wise no, na tao sa mundo kasi siya yung hari ng Israel, anak siya ni David, no? Yung great king. Anak siya ni David. Tapos, pinagpili siya ngayon ng Diyos. Ano bang gusto mo? Sabi niya, bigyan mo ako ng wisdom. Paano ko to i-manage itong Israel? Itong Jerusalem, ganyan. So, binigyan siya ng wisdom ng Diyos na wala sa ibang tao. Nasa kanya lang. At nagsulat siya ng libro. Isa na doon itong Proverbs. O, itong Proverbs. Napakadaming wisdom dyan. At ang wisdom na yan, galing yan sa binigyan ng Diyos ng wisdom na wala sa ibang tao. Sa kanya lang. Kaya siya naging pinakamayaman. Kasi pag ikaw ay may wisdom, yung wealth sumasama. O, yung kayamanan sumasama. Sabi sa Proverbs 3:6, in everything you do, put God first. Sa lahat na nang gagawin mo, kailangan mong unahin ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kailangan, intindihin mo, haba, pag nagpe-present ka, huwag kang magsinungaling. Oh, huwag mong i-over-inflate, no? Kung ano lang yung totoo. Diba? Ganon. Pagbenta mo ng product, huwag kang mag-underprice. Huwag kang mag-underprice. Kasi hindi mo inuna ang Diyos noon. Inuna mo na yung pera. Ha? Pera na inuna mo noon. Pagka meron kang iimbitahin, eh, huwag kang mang-hype na mangako ka na wala siyang gagawin, ikaw na bahala. Hindi yun put God first pag ganun. Kasi hindi mo naman kayang gawin sa kanya yun. At hindi rin natin tinuturo yun na wala silang gagawin. Hindi ganun. So, pag inuna mo kasi ang Diyos, mas marami kang wisdom na makukuha na kung saan magkaroon ka ng self-control. Oo. Sabi niya, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Alam nyo, kilala nyo si Denzel Washington? Denzel Washington. Isa itong Hollywood actor eh. Sobrang sikat nito, lalo na yung panahon niya. At saka isa talaga ito sa mga one of the best, di ba? Kumbaga, si Denzel Washington, lalo yung mga movie niya, di ba? Sobrang ganda. Ang galing nito umarte, grabe ito. Award-winning talaga ito na actor. Ang kanyang net worth siguro na sa 12 billion peso. Sa peso, 12 billion. Kung si Senator Manny Pacquiao, ang net worth is 3 billion, itong si Denzel Washington is 12 billion. So, maganda buhay nito. Oo, kasi in demand din to na actor eh. Sobrang galing din to. No? Nung nagkaroon siya ng commencement speech sa Dillard University nung 2015,
no? Ito ang kanyang sinabi. Nakinig lang ang mga estudyante. Sabi na, number one, put God first in everything you do. Sabi niya, everything you see in me, lahat ng nakita niyo sa akin, sabi niya, everything that I have, lahat ng kanya, nung anong meron siya, sabi niya, and I have a few things, sabi niya, pero marami yun eh, di ba? Sabi niya, everything that I have, sabi niya, is by the grace of God. Sabi niya, grasya lang to ng Diyos. Understand that, sabi niya. Intindihin niyo, it is a gift. Huh? It is a gift. Importante, sa negosyong ginagawa natin, meron tayong relasyon pa rin sa Diyos. Hindi pwedeng maging Diyos natin yung pera. Pag ganun kasi, nako, alam mo, ba't ko to inilagay? Kasi napaka-importante. Pwede ka namang yumaman, hindi mo kasama ang Diyos. Walang problema dun. Pero ang dami kong nakita, isa na ako dun, no? Na bumagsak. Bumagsak. O kasi unang-una, magkakaroon ka ng pride, magkakaroon ka ng greed. Kumbaga, wala kang self-control. O, maniwala ka. Pag yumaman ka, for example lang, no? Si Senator Manny Pacquiao. Nung siya yumaman, alam nyo ba, yung kanyang testimonya? O, narinig natin yung kay Tony Talks, yung kay Tony Gonzaga. Sabi niya, nung yumaman siya, no? Oo, dati, nagsasign of the cross naman siya, kada boxing niya, pero parang wala siyang relasyon sa Diyos. Parang tradisyon niya lang yun, no? Tradisyon lang nila yun na nagdadasal siya ng sign of the cross, pero wala siyang relasyon. Kaya ang nangyari, nung yumaman siya noon, ano nangyari sa kanya? Naging womanizer. Sobrang babaero ni Senator Manny Pacquiao. Oo, naging babaero. Ano pa pangalawa? Naging sugarol. Oo, naging sugarol. Ang dami nga niyang mga manok eh. Sabong ng sabong yun. Nagtampo na nga si Jinky. O, muntik na sila maghiwalay. Kasi sugarol na, babaero pa. Ano pa pangatlo? Eto, alcohol. Naku, panayinom ng alak, puro bisyo. Yun yung pwedeng mangyari sa lalaki, ha? O, karamihan. Kapag wala kang Diyos, doon ka mapupunta. Pag dumami yung pera mo, anong next na mangyari sa'yo? Magsusugal, punta kang kasino. Yayain ka, punta ka na. Magkakasino ka. Tapos, mambababae kayo. Uso-uso ngayon, dati, alam mo yung mga ano, mga massage-massage. O, kahit may asawa ka na, o may girlfriend ka na, eh, niyaya ka ng tropa. Meron dun mga massage. O, or meron dun, so, yung mga club, panay ka dun. Ang dami kong nakitang ganun. O, madami. Tapos ito, mahirap. Yung pang-apat na bisyo, droga. O si Senator Manny, nagtikim ng droga. Panoorin niyo yung kanyang palabas, yung movie niya. Diba? Nag-drug siya. O, si Jericho Rosales pa nga ang, ano, ang gumanap. O, eh, yung matindi, o. May marami tayo na, marami ako nakakilala. Eh, kahit mga sikat na mga Hollywood, di. Mga singer, nagko-cocaine, diba? Wala. Ano na sila ngayon sa drugs? Addict na sila doon. Ang dami. Bakit yung mga babae? Diba? Kung ano-ano nangyayari. O, ganun. Pagka wala tayong relasyon sa Diyos, hindi rin siya inuuna, wala tayong awareness na may Diyos, na kailangan pala nating magsubmit sa Kanya, kailangan may relasyon tayo sa Kanya, kasi yung kabutihan lang din naman para sa atin ang gusto ng Diyos eh. Oo. Eh kung wala yan, ang mangyari, naku, gulo ng pamilya mo niyan. Oo. Buhay mo, naku, yung kalusugan mo, mayayari. Magda-drugs ka, mag-alcohol. Kung hindi ka mag-drugs, mag-alcohol ka. Kung hindi, di ba? Mambababae ka. Ganun ang pwedeng mangyari. Oh. So, yayabang ka. Kung ano-ano mangyayari sa'yo. Just di ka na makikinig. Ganun. Kaya importante to. Put God first. Alam nyo, kapag hindi mo kasama ang Diyos, hahanapin mo yung happiness. O, hahanapin mo ang happiness dun sa mga bagay na yun. O, pag hindi mo kasama ang Diyos, wala kang fulfillment na mararamdaman eh, maniwala ka. May kilala ako eh, mag-asawa sila oh. Tumabaho sila, humataw, nangarap. Nung yumaman sila, naghiwalay. Kawawa yung anak, may anak sila eh. Nung yumaman sila oh, naging top earner sila. Naghiwalay sila kasi yung lalaki ng babae. Tapos yung babae ngayon, sabi yung mga tropa niya, gumanti ka.
Mamlalaki ka din. Oh, wala na. Hindi na talaga. Di ba nakakaano? Sayang. Sayang. Diba? So, importante. Meron akong babasahin sa inyo. Ecclesiastes. Ito yung sinulat ni Solomon din, ni Haring Solomon. Actually, ang haba nito kung sa susimula natin sa 1 to 11. Kaya sinortcut ko niya, 9 na lang. Ibig sabihin yan, shortcut ko lang, oh, gumawa siya ng lahat. No? Actually, si King Solomon, 1,000 ang kanyang babae. 300 yung asawa, 700 yung kabit. ganong katindi si Solomon. Ha? Ganong katindi. Oh. Nung binigyan siya ng Diyos, ng wisdom, no? Kinalimutan niya ang Diyos. Inabuso niya kung ano ibinigay sa kanya. Itong sinabi niya sa 9 to 11. I became very rich and famous. Yun. Mayaman na, sobrang sikat pa. So sobrang yaman, sobrang sikat. I became very rich and famous, sabi niya. I was greater than anyone who lived in Jerusalem before me. Oh, yung mga nauna, sabi niya, yung mga nauna, mas sikat at mas great ako kaya sa kanila. My wisdom, sabi niya, was always there to help me. Ano kasi yung wisdom? Binigyan sa kanyang Diyos eh. Oh, anything, tayo mo, anything my eyes saw unwanted, I got for myself. Lahat ng gusto ng mata ko, nakukuha ko. Lahat. Babae, walang problema. Pinakamaganda, alika. Alak, walang problema. Mga grapes, ang dami. Swimming pool, may siya nag yung palasyo niya, ang ganda ng swimming pool ni King Solomon. Lahat. Sabi niya, my mind was pleased with everything I did and this happiness was the reward for all my hard work, sabi niya. But then, ito na ngayon. I look at everything I had done and the wealth I had gained. Sabi niya, sa ibang version yan, meaningless. Meaningless, sabi niya. So ito yun, I decided it was all a waste of time. Waste of time, sabi niya. It was like trying to catch the wind. Sa ibang version nakalagay doon, meaningless, meaningless. Walang kabuluhan, sabi niya. Lahat ng meron siya. At the end of the day, sabi niya, walang kabuluhan. Kasi naging pasaway siya sa Diyos. Wala silang relasyon na. Sabi niya, para akong humabol sa hangin. Tanungin kita, pag may tao ka nakikita, hinahabol yung hangin. Di ba? Anong activity yon sa tingin mo? Waste of time. Di mo mahahabol yung hangin. Di mo siya mahawakan eh. It's like chasing, you know, chasing after the wind. Hindi mo mahahabol. Parang ganun niya kinumpara yung buhay niya na kahit sobrang yaman niya, sobrang sikat niya, lahat ng gusto niya, makukuha niya, pero walang fulfillment. Walang totoong joy. Walang happiness na totoo. Kasi sumuway siya. Kinalimutan niya ang Diyos. Kaya ito rin ang nasabi ni Jim Carrey. Ano si Jim Carrey? Basahin natin. Ano ako ha? Sabi ni Jim Carrey dyan, I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of. So they will know that it is not the answer. Imagine mo. Bakit ganun ang mga sinasabi ito? Ang yaman ito ni Jim Carrey. Ang yaman yan at ang sikat niyan. Ewan ko lang yung mga Gen Z, hindi na ito naabutan. Pero yung mga millennials, abutan pa to. Sobrang sikat na ni Jim Carrey. Pero sabi niya, umaasa ako na lahat sana ay maging rich and famous. At lahat ng kanilang pinapangarap ay matupad para malaman nila, hindi yun yung sagot. Saan galing yan? Saan galing yan? It's like chasing the wind. Kapag wala kang Diyos, wala kang fulfillment, maniwala ka. Walang purpose eh. Walang magiging purpose. Yung ginagawa mo, may kulang. Maniwala ka, parang may butas.
parang naka-accumulate mo na lahat, sobrang sikat ka na, natupad yung mga pangarap mo, pero parang ang lungkot mo. Promise, ang lungkot mo. Kasi walang Diyos eh. Empty. Doon nga, di ba, nag-breakdown si Sarah Geronimo, nag-concert siya. Iyak siya ng iyak si Sarah Geronimo. Kasi feel empty siya. Imagine mo. Nung nag-concert si Sarah Geronimo, naalala niyo yun. Tapos bigla siyang umiyak. Hagulhul talaga siya, di na alam. Kasi wala eh. Empty. Sabi na, I feel empty. Tandaan niyo. Pag walang Diyos. Eto matindi. Tignan mo ha. Tignan mo. Yung isa, politician. King Solomon, politician. Rich and famous. Jim Carrey, actor. Denzel Washington, actor. Ha? Oh. Diba? Oh. Eto ngayon, businessman. Pero kakaibang businessman to. Sobrang yaman ito. Sino to? Philip Ng. Shortcut ko na. Philip Ng. Kasi Philip Chitap Ng yan siya eh. Richest man in Singapore. Baka akala natin, no, yung mga may hirap lang, kailangan ang Diyos. Pag mayaman ka na, di mo na kailangan ang Diyos. Mali. Mali. Kasi parang iniisip mo lang, ang Diyos ay parang ano, Santa Claus. Na pag may kailangan ka. Hindi ganun. Kailangan mo ng relasyon sa Kanya. Ito sinabi niyo, I have discovered all of us are broken. Na-discover niya eh, kasi siya mismo, empty. Ang yaman na niya, pag nabasa mo ang kanyang interview, ay pag narinig mo ang kanyang interview, at nabasa mo yung vlog sa kanya, in-interview siya eh. Alam mo, si Philip na ngayon, nagtuturo ngayon, sinishare niya ang pagmamahal ng Diyos sa mga kabataan na gusto maging entrepreneur. Sinishare niya. Sabi niya, pwede niyong isama ang Diyos dapat sa journey niyo as an entrepreneur. Kasi sa kanya, umiwalay siya sa Diyos eh. Dire-diretso lang siya sa sarili niya eh. Kasi nagpayaman siya, doon niya hinahanap eh. Pero pagdating sa dulo, lungkot. Lungkot. Sabi niyo, we all have a missing piece. May missing eh. For me, sabi niya, I discovered the missing piece was God in Jesus Christ. Pinakamayaman yan sa Singapore. Pag pumunta ka doon sa orchard, naku po, sa kanya halos lahat yun. Parang Henry Sia ng Pilipinas. Philip Ng. Magkapatid yan. Pero, hindi siya napasaya ng pera niya. May kulang. Sabi niya. May kulang. At nadiskubre niya, ang Diyos ang kulang. Kasi lahat tayo may butas. Ang puzzle, may isang nawala. Hindi makukompleto. At yun ay ang Diyos. Kaya sabi ko, put God first. Maniwala ka, put God first. O ito, sabi niya, there is no better me or better things without God or without Jesus. So tingnan mo ha, politician, actor, businessman. Yung mga ganyang career ay napapayaman ka din. Yun yung mga yayaman eh. No? Politician, artista, negosyante. Diba? O ito, pwede ka rin yumaman dito, di ba? Next, Kanye West, music industry. Alam mo, sa hip-hop or sa rap industry or R&B, rap music, matindi tong taong to. Kanye West yan. Pero ano nangyari? Dahil wala siyang Diyos, kinain siya ng kanyang kasikatan. Kinain siya ng kanyang talento. O, ano nangyari sa kanya? Empty. Ang breakfast niya sa umaga, alam niyo ba, yung Hennessy. Yung Hennessy. Alcoholic si Kanye West. Alcoholic. Tapos addict siya sa pornography. O, sa mga sex, addict siya dyan. Wala. Kaya ang nangyari sa kanya, kahit meron siyang Yeezy na empire, napalakasan, na bankrupt yun. May utang pa siya. Oh, may utang pa siya. Nag-tweet nga siya kay Mark Zuckerberg na pahiramin siya ng pera. Oh, nag-tweet siya, pahiramin siyang pera. Imagine mo, may utang pa siya. Kumita siya ng malaki, may utang pa kasi wala eh. Hindi niya alam paano hanapin yung fulfillment, yung joy, kung ano-ano pinagagawa niya. Natagpuan siya ng Diyos. Nung natagpuan siya ng Diyos, eto na siya ngayon.
change man, parang si Senator Manny Pacquiao, nag-change na. Ama? Oh. Si Kanye West, balik muna tayo doon, Dave. Ayan. Sabi niya, I'm like a vessel. Para siyang lagayan. And God has chosen me to be the voice and the connector. Ah, gagamitin niya ngayon yung gift, in-acknowledge niya na, na yung gift na meron siya pagdating sa pagsusulat ng kanta at sa pagkanta mismo, gagamitin niya na ngayon na i-coconnect ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. Siya ngayon ang connector. Gagamitin niya yung boses niya. Dati yung mga kanta niya, puro ano lang eh. Eh ngayon, gagamitin na niya. I-coconnect niya ang Diyos sa tao. Yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Alam mo, maraming nagsabi sa kanya nung nagsulat na siya ng album na ano na parang yung may God na, may Diyos na, yung Jesus is King, yung sinulat niya. At sabi na ko, babagsak na ang karir ni Kanye West. Babagsak na yan. Kasi parang religious na siya eh. Eh ang gusto ng tao, yung mga ano eh. Ang gusto ng tao, yung mga ano eh, yung, alam mo yun? Di ba? Yung dati pa din. Yung gusto ng tao, di ba? Naggawa nga siya ng Jesus, di ba? Yung baliktad yung cross niya. Yung mga music video niya dati, baliktad yung cross. Ganon siya ka-wild dati. Ah, babagsak yan si Kanye West. Wala na yan. Wala na makikinig sa rap album niya. Bakit? Meron ng Jesus si, eh. Meron ng Diyos. Meron ng God is. Ay, ganon-ganon. Alam mo, nagkamali lahat ng critics niya. Oh, tingnan mo. Nung nilabas niya yung Jesus is King, nilabas yung album niya na yon, ah, wala. Number one. Ganon ang Diyos. Hindi ka mapapahiya sa Diyos. Hindi porket may relasyon ka sa Diyos ay boring ka na. At hindi ka nasisikat at lalaos ka. Hindi ka naaasenso. Hindi ganon. Lalo ka pa niyang papalaguin. Maniwala ka. Put God first. Nung inuna niya, oh, number one, ang kanyang ano, Jesus is King. Yung New York, oh, nakalagay lahat, oh, Jesus is King, oh. Oh, yung building doon sa New York. Oh, ito matindi. Ito matindi. Nung 2019 niya nilaunch yung Jesus is King. Pagdating ng 2020, naging billionaire si Kanye West. Naging billionaire. Oh, nag 1.8 billion siya nung 2020, nung pag-release niya. Nung album niya, tsaka lumakas ang Yeezy niya lalo. Bak, ang dami itong mangkilik. Ito matindi. Pagdating ng 2021, ayan o, March 18, 2021, nag-times 6 yung net worth ni Kanye West. Ayun, no? Kanye West net worth reportedly jumps to 6.6 billion. And he is now, nakalagay, oh, ayan, no? The richest black person in America. Hindi ka pwede magkamali kapag kasama mo ang Diyos. Lalo ka niyang iaangat. Imagine mo, gulat lahat, oh. 1 billion sa 2020. Pagdating ng 2021, times 6 na ang network niya. Kapag ikaw ang maging voice, ito pa isa, Justin Bieber. Kilala niyo? Kilala niyo yun, syempre. Oh, ito yung mga kabatch ko. Si Kanye West, medyo older na sa akin yun. Ito yung kabatch ko. Ayan. Justin Bieber. Nung hindi kilala ang Diyos, nung bata siya, kilala niya ang Diyos kasi dinadala siya ng kanyang nanay sa church. Pero nung lumalaki at sumikat na siya, kinalimutan niya ang Diyos. Ano nangyari kay Justin? Nangyari, pansin niyo, di ba, na-addict. Kung ano anong ginagawa sa buhay. Kaya nagkasakit pa, di ba? Pero ngayon, ito na sabi niya. Kasi feel empty siya eh. Sabi niya, I've success, ano, the success I've achieved comes. Sabi niya, balik natin doon, Dave. The success I have achieved comes to me from God. In-acknowledge niya na ang Diyos. In-acknowledge niya na ang Diyos. Sobrang sikat niyan. Ibang klaseng, ano yan, yung batang yan, ibang, siya lang tumalo kay Michael Jackson dun sa concert nung pabilisan ng benta ng ticket. Ito lang tumalo. Ano? Sa Madison Square. Ito sinabi niya ngayon, Justin Bieber. Sabi na, developing my relationship with God has been the coolest thing I have experienced.
Dati nung wala siyang Diyos, naku, ang gulo ng buhay niyan. Inom dito, inom doon, drugs dito, drugs doon, party dito, party doon, sex dito, sex doon. Wala, ang gulo ng buhay. Ngayon, no? Pakasal, umayos, gumawa ng mga kanta na maganda. At ginamit niya, kada concert niya, alam niyo ba? Nako, bidang-bida ang Diyos. Oh, kada concert niya. Pakita natin ito, huling concert niyo. Ayan, no? Ayan yung cross, oh. Oh, ginamit niya ngayon yung gift niya, yung talent na alam niya galing sa Diyos. Hindi siya nagmamayabang ngayon. Galing to sa Diyos eh. So gusto kong maramdaman nyo rin yung naramdaman ko noong nakilala ko ang Diyos. Mahal kayo ng Diyos kasi nakilala niya ang Diyos doon sa worst niya. Sikat siya pero empty siya. Sikat siya pero kung anong nangyayari sa buhay niya. Ang gulo. Sabi niya, God is good in the midst of the darkness. Bakit? Yun ang naramdaman niya. God is good in the midst of evil. Sabi niya, God is in the midst no matter what is happening in the world. And He loves you, sabi niya, and He is here for you. Kaya mga kabataan, ang laki ng influence si Justin Bieber sa mga kabataan ngayon. Dati, influence niya dati, paggawa ng hindi okay, yung buhay niya dati, ang gulo. Diba? Pero ngayon, change man. Are you learning? Pa-type nga I am. Are you learning? Pa-type I am. Okay. So, may sense ba yung sinasabi ko? May sense? Ito sinabi niyo, ito ang nangyari kay Justin Bieber. Baka malaos siya, malaos kasi nagbago na, naging maka-Diyos na, hindi na laos, lalo pang sumikat, Justin Bieber. Lalong sumikat. Ito nga yung album niya, kasi gumawa siya ng gospel song na about God, yung holy, pati sa asawa niya. Justice debut at number one. Number one. Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka mahuhuli. Sinabi niya yun eh. Sabi niyo, you will always at the top, never at the bottom. Deuteronomy 28:13. You will always at the top, never at the bottom. Sabi niya. Pagkasama mo siya. Last na pakita natin yung verse, sabi ni Denzel Washington. Ito kasi ang advantage natin pagkasama natin ang Diyos. Sabi niya, there has never been a time when God didn't direct, protect, or correct me. Yun ang maganda pag meron kang Diyos. Basa kanya-kanya mga salita, mag-guide ka eh. Madedirect ka, mapoprotektahan ka, at makokorrect ka. Ganun kaganda. Pag wala kang Diyos, kung ano na lang ang meron dyan sa mundo. Diba? Gagawin mo na kung saan pwedeng mag-self-destruct ka. Sabi niya, there may have been times where I was less faithful to Him. O, kasi hindi man tayo magiging perfecto. Pero sabi niya, but He had faith in me. But He had faith in me. Maiwas tayo sa kayabangan, sa totoo lang. Yung pride kasi ang unang pwedeng, yun yung first sin eh. Sa langit at saka sa lupa, yung pride. Ibig sabihin, wala ka na pinapakinggan. Like si Lucifer, nagkaroon ng pride, edi binagsak ng Diyos. Si Eve at saka si Adam, hindi sinunod yung sinabi ng Diyos, ibig sabihin na mas magaling siya sa Diyos, edi pride yun. Ganun siya. Basahin natin ang Deuteronomy 8:17-18 dito. Kaya nga nag-warning ang Diyos sa pamamagitan ni Moises, Sabi doon sa Deuteronomy, sabi na, "You may say to yourself," sasabihin mo raw sa sarili mo, "My power and strength of my hands have produced this wealth for me." Doon talaga kasi ang natin, papunta. Kapag wala tayong Diyos, doon tayo papunta. Pag naging successful tayo, ang galing natin kumanta, ang galing natin magsalita, ang galing natin sa career natin, you may say to yourself, sasabihin mo sa iyo ngayon, tataas ngayon, lalaki ulo mo, yung pride mo, tataas, yung ego mo, ganun, lalabas. "My power and strength of my hands have produced this wealth for me. But," sa 18, "remember the Lord your God," sabi ni Moses, "for it is He who gives you the ability to produce wealth
Huwag mong kalimutan daw ang iyong Diyos dahil siya ang nagbigay sa iyo ng abilidad para magtagumpay. Yun ang kailangan natin maintindihan. Kaya ito, nilagay namin ito sa office namin. O, pagpasok ng office, nandun nakalagay. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God. Kasi baka pwede kang kainin ng, ano, ng yaman, ng kasikatan. Pag wala kang reminder, pwede kang maging ganun. E, babagsak ka dun. Yun ang kailangan natin maintindihan. Hindi against ang Diyos sa kayamanan. Bagkos, siya pa nga ang nagbigay sa atin ng abilidad para yumaman. Siya pa nagbigay ng abilidad eh. Ng dunong, siya ang nagbigay. Pero huwag natin siyang kalimutan. Ibalik natin sa kanya ang papuri. Lahat ng gagawin natin, dapat naka-align sa kanyang mga ano, utos at kalooban. Yun kailangan natin maintindihan. Kasi pag meron tayong pride, pwede tayong bumagsak. Ito ang sinabi ni Solomon sa Proverbs 16:18. Ayan o, pride comes before destruction. And an arrogant spirit before a fall. The word spirit there, yung S, yung small s, is attitude. Yung arroganting ugali. Di ba mayabang, ganun. Kasi pag may pride ka, yung mayabang ka. At ito matindi, ang resulta ng yabang, destruction. Babagsak ka. Babagsak ka. Pride comes before destruction. No? So pag ang tao bumagsak, dahil may pride siya. Ganun katindi ang pride. Di mo mamalayan na meron ka. Maalaman mo na lang pagbagsak ka na. Pride comes before destruction and an arrogant spirit before a fall. Hindi kilala kaming ganun. Sobrang yabang, super yabang talaga. Ah, bagsak. Bagsak eh. Ay kami din mismo, nangyari sa amin yan. Nangyari sa amin yan. Kaya ito ang sinabi ng Diyos kay remain humble. Kaya importante may Diyos kay. Kasi mababasa kanya-kanyang salita. Nandun ang banal na espiritu, mag-guide ka. Yan, basahin natin. Luke 18:14. Tandaan nyo lang to. Sabi niya. Proverbs pala. Proverbs 22:4 pa. Oh. Proverbs 22:4. True humility. Yung pagpapakumbaba. Ibig sabihin, hindi yung ano ha. Hindi yung parang hindi agresibo. Hindi ganun. Yung humility. Yung meron kang, wala kang pride. Ganun. No? True humility and fear of the Lord. Yung may takot ka sa Diyos. Lead to riches. Ano? Honor. And long life. Kapag ikaw ay mapagkumbaba, hindi yung api-apihin lang. Hindi ganun, ha? Hindi ibig sabihin ng ganun. Ibig sabihin, yung ginagawa mo ayon sa kanyang kalooban. Tapos hindi kayo mayabang. No? Ganun ka pa din, kahit gano'n ka nakataas. Nakaapak pa rin yung, mga pa, ang yung paa sa lupa. Tama? Hindi ka mayabang. It leads to riches, honor, and life. And hindi lang, long life. Itong sinabi ni Jesus sa Luke 18:14, basahin natin. Everyone, ano yung everyone? Lahat. Who exalts himself, yung nag-aangat ng kanyang sarili. Ha? Ang galing ko talaga eh. Ha? Ganun. Will be humbled. Ibababa. Ibababa. But the one who humbles himself will be exalted. Ha? Imagine mo. Sa Tagalog, ang nagmamataas ng kanyang sarili ay ibinababa. At ang nagpapakumbaba ay itinataas. Kaya kung gusto mong laging nasa taas, lagi ka lang magpakumbaba. Yun ang wisdom key doon. Lagi ka lang humble. Oo. Di mo na kailangan. Ano? Di ba? Eh, may kwento ako sa inyo. Yung, di ba, nabanggit ko nung October 10, nung ating anniversary, yung benta natin, no, benta natin nung March 2019 to March 2020. Walang pandemic yun eh. 2019 to 2020. Isang taon. Ang laki. Ang laki. Tapos, pagdating nung March 2020, doon nag-set ang pandemic, no? Nag-lockdown na, March 15, lockdown. To March 2021,
Isang taon yun na lockdown, no? Ay, isang taon na may pandemic. Doble kesa doon sa walang pandemic. Doble yung benta kesa walang pandemic. Matindi. May pandemic na lalo pang lumakas. Dumoble pa. Imagine mo yon. Oh, March 2020 to March 2021. Oh, ngayon, March 2021 hanggang September. So nasa 6 months yon. Oh. Yung benta nung dalawang taon, mas malaki pa yung 6 na buwan. Ah, mas malaki pa yung 6 na buwan. Ba't ganun na nangyayari? Eh si Diyos ang may-ari, ay ang Diyos ang may-ari. Kailangan mo maintindihan, hindi tayo ang magaling. Hindi tayo ang magaling. Grasya lahat ng Diyos yan. Pag in-honor mo ang Diyos, pag inuuna mo ang Diyos, siya bahala. Gawin natin yung part natin, siya na bahala, di ba? Do your best and God will do the rest. Imagine mo yun. Kaya ang daming naglabas noong March 2020 to March 2021, di ba? Boom! Pansin nyo naman sa mga income nyo. Bang! Diba? May mga bahay, supercar. Ang dami sa mga ilalim. Halos araw-araw may naglabas ng sasakyan. Ang dami din natutulungan. Sobra. Kaya, ang credit dapat sa Diyos. Siya ang may gawa. Basahin natin itong Corinthians. Kailangan ito maintindihan. Pag kayo naging successful, na hindi maintindihan na nasa paligid nyo, hindi ikaw ang gumawa nun. Ang Diyos, kaya ibalik mo sa Kanya ang glory. Dapat ganun. Ito ang sinabi ni Paul. So 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8. Sabi niya, I planted the seed. And Apollos, yung partner niya, watered it. Sabi niya, ako ang nagtanim. Si Apollo ang nagdilig. Pero sabi niya, but God is the one who made the seed grow. Ang Diyos ang nagpapalago. In-acknowledge ni Paul, kahit sila ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang masusunod kung ito ba ay papatubuin o hindi. Sabi niya, so the one who plants is not important. And the one who waters is not important. Only God is important, sabi niya, because He is the one who makes things grow. Ang Diyos ang nagpapayabong. Ang Diyos ang nagpapatubo. The one who plants and the one who waters have the same purpose. And each one will be rewarded for his own work. Kaya guys, hindi tayo ang magaling. Hindi ikaw ang magaling. Hindi tayo ang importante. Ang Diyos ang importante. Kasi siya ang magdedesisyon kung papalaguin niya o hindi. Kaya nga, it is your advantage na laging ibigay sa Diyos ang credit. Kasi pag lagi mong binibigay sa Kanya ang credit, edi ngayon, ang Diyos ang kikilos. Kaya pansin mo, tingnan mo mabuti, isipin mo mabuti. Diba minsan, sobrang pagod mo na, sobrang hataw mo na, sobrang todo mo na, kung ayaw ng Diyos, hindi lalago. Eh kung isama mo ang Diyos, hataw ka, ibinigay mo sa Kanya ngayon, Lord, ikaw na bahala. Ikaw ang magpapatubo nito, Lord. Basta ako, gawin ko lang part ko. Todo ako. At yung resulta na gagawin niya, beyond sa ating imahinasyon. Hindi malaman na nasa paligid mo, paano nangyari sa inyo yan? Paano nangyari sa inyo? Ito, meron akong i-share sa inyo. May nag-message sa akin. Owner siya ng company din. Same industry. Kaibigan ko to. Nag-message siya sa akin kahapon, Friday, 8:18 p.m. Sabi niya, hi bro, musta? Sabi niya. Sabi ko, doing great by God's grace. Sabi ko, musta? Congrats, sabi ko sa kanya. Sabi niya, grabe, sabi niya, ang galing mo talaga. Sabi niya, congratulations. Kayo na yata ang pinakamalakas na company ngayon. Sabi ko sa kanya, thanks bro, hindi ako yung magaling. Sabi ko, si Lord ang magaling bro. Grasya niya lang lahat ito. Salamat.
Grasya lang ng Diyos to. Hindi tayo ang magaling. Sabi ni Paul, I planted the seed and Apollos watered it. Ako ang nagtanim. Si Apollo ang nagdilig. Pero hindi kami ang importante. Ang Diyos ang importante. Kasi siya ang nagpapayabong. Gawin natin yung part natin. Magtanim tayo. Magdilig tayo. Pero ang resulta, ang Diyos na bahala. Yan yung may kasabihang, do your best, then God will do the rest. Ibalik sa atin sa kanyang papuri. Pag may resulta, sa kanya talaga ang credit. Hindi sa atin. Are you learning? Ha? Kaya nga, sabi ni Paul, si Paul din nagsulat yan, pagdating sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, verse 15 to 10, sabi niya. Kasi si Paul, parang ang context diyan, grabe ka Paul ah, ang lakas mo ah. Ang lakas si Paul, eh, 'di ba? Na tag siya na kung baga sa basketball Michael Jordan, pagdating naman sa ministry no ng mission sa mission naman ay si ano, sa pagiging missionary si Paul naman ang GOAT, the greatest of all time. Ayun si Paul pagdating sa pagmi-mission, no? Sabi niya, hindi. Sabi niya, but by the grace of God, sabi niya, I am what I am, sabi niya. Grasya, kaya ako naging ganito, dahil sa grasya ng Diyos. Sabi niya, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, sabi niya, I work harder than any of them. Sino yung them? Yung ibang apostles. Yung ibang apostol. Sabi niya, mas masipag na ako sa kanilang lahat. Pero, sabi niya, though it was not I, but the grace of God that is with me. Lagi niyang sinasabi, hindi ako, grasya ng Diyos yun na nasa akin. Kaya ako nagawa lahat ng bagay na nakikita niyong naging matagumpay. Dahil sa grasya ng Diyos. By the grace of God, sabi niya, I am what I am. Sana maging ganun din tayo. Pag tayo ay umasenso, huwag nating kalimutan ng Diyos. Maniwala ka. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka mahuhuli. Maayos yung buhay mo, mailayo tayo sa mga bagay na hindi maganda at hindi tama. Grabe, dito pa lang, tapos sa training natin, number one pa lang. Okay na ako dito eh. Oh. Gusto niyo pa ba? Okay. 1 Corinthians 10:31, ito yung sinabi ni Paul. Kaya ito yung sinabi ni Paul. Whatever you do, kahit anong gagawin nyo, mapapolitician ka, mapa-rapper, mapa-singer, mapa-musician like Kanye West, Justin Bieber, mapa-politician like King Solomon, mapa-actor, mapa-artista ka like Denzel Washington, Jim Carrey, sabi, ha? Mapa-businessman like Philip Ng, pinakamayaman sa Singapore, sabi na whatever you do, do it for the glory of God. Nilagay tayo ng Diyos sa entrepreneurship at specific na industry called network marketing. Ikaw sana ngayon ang boses ng Diyos sa network marketing. Ikaw na nanonood ngayon. Ikaw sana ang Ye West, si Kanye West, no? Ye na lang siya, ang Justin Bieber, ang Philip Ng sa network marketing. Yung sineshare ang pagmamahal ng Diyos, yung gumagawa ng mga transactions na ayon sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng negosyo na walang halong hokus-pokus. Ikaw sana ang mag-lift, ang mag-glorify ng pangalan ng Diyos. Ikaw rin ang mag-connect sa mga taong hindi pa o wala pang relasyon sa Diyos. Dahil sa presence mo, dahil sa buhay, kumbaga nakikita nila ang Diyos sa iyo because God is love at ikaw ay love. Mapagmahal ka sa kapwa. Sana ikaw yun. Baguhin natin ng network marketing. Gawin natin network marketing o networking. Neat, N-E-A-T. Neat, malinis. At mangyayari lang yun kapag may Diyos tayo. Kasi pag ginawa mo yun, ito ang pangako ng Diyos. I-claim mo to. Gawin mong literal. I-claim mo. Ang 1 Corinthians 2 chapter 9. Ito yung truth about you. This is the truth about us. Maraming tao sasabihin, wala kang mararating. Maraming tao magsasabi na hindi mo kayang umasenso, etc.
Pero ito yung truth na hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sabi niya, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, wala pang mind na nakapag-isip kung ano ang hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, kapag mahal mo yung kapwa mo, maayos ka makipagnegosyo, maayos ka may pagkapwa-tao, mahal mo ang Diyos. Ganun kasimple yun. Doon nakikita ng Diyos, sabi niya, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo na sa akin. Kaya I am so excited. I am very excited sa gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Itong unang principle pa lang, put God first. Ang laki nito, maniwala ka. 1 year, 2 years, 3 years from now, magugulat yung mga tao na sa paligid mo. At sa ano bang sikreto mo? E di, lalapit sila sa Diyos ngayon. Di ba kayo nagtaka? Di kayo nagtaka? Ito kasi yung vision sa atin ng Diyos. Gagawin niyang normal ang mga supercar. No? Supercar. Sports car. Tapos nandun yung Matthew 19:26. Pansin nyo, yung mga Ferrari, di ba? Yung mga Corvette, yung Lamborghini. May sticker yan, Matthew 19:26. Oh. Tayo yung billboard ng Diyos dito sa Pilipinas. Kasi bakit? Pag nakita nila, dumaan ang Ferrari, pumarada, nakita ng tao, Matthew 19:26. Ano ba yung Matthew? Makikurious sila eh. Makikurious ha? Ba itong Matthew 19:26? O may kita nila doon. With man, it is impossible. But with God, all things are possible. So ngayon, ang tao ngayon, makaalala na may Diyos. Sa tao, maaring imposible. Pero sa Diyos, lahat posible. Kagaya ng ginawa ni Tim Tebow. Nung ginawa niya, yung sa game nila, di ba, ano siya, parang football player. Naglagay siya dito, John 3:16, ay sobrang sikat niya. Ginamit yung kasikatan niya para ma-search ng mga tao. Ano ba yung John 3:16? Kasi sobrang sikat niya eh. Eh, nung nilagay niya John 3:16 dito, alam mo, milyon. Di ko lang makuha yung specific no, kung ilan, pero milyon ang nag-search nung araw na yon sa Google ng John 3:16. Oh, at nakalagay doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang dami. So, tayo ang connector between God and man. Gagamitin tayo ng Diyos. Maniwala ka. Later on, yung kotse mo, pag pinarada yan, nandun yung verse kung anong marami makaalala na may Diyos. May purpose yan. Maniwala ka. Akala mo lang yung supercar, supercar lang. Ibang vision na binigay ng Diyos. Kasi doon unahin niya eh, yung kiliti eh. Doon kiliti, doon mahilig ang tao. Are you learning? Okay, next. Number 2. Mabilis na lang to. Ang pinakauna, yung pinakamabigat eh. Put God first. Number 2. O, patype mo na I am. Inom muna ako. Laki kasi yung bigat. Ayan. Number 2. Kung gusto natin magkaroon ng massive success, alam na natin yun, di ba? Put God first. Dahil no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Number 2, eto ngayon. Tapos na tayo doon. Personal philosophy. Kailangan mabago, mapalitan ng I am mentality yan. Oo. Mapalitan yung ating philosophy. Kasi meron tayong personal philosophy. Ito yung ating belief system na kung saan yung mindset natin mula pagkabata. Yun ang magdidikta ng future natin. Kasi lahat ng decision natin sa buhay, no? Kung anong decision natin, yun yung resulta ng buhay natin. Eh,
ang desisyon natin galing sa kung paano tinaprogram nung bata tayo at nung habang lumalaki tayo. Sino ang atin lagi nakasalamuha, napapakinggan? Sino ang nakapag-influence sa atin? Yung environment natin, malaking factor sa programming. Itong sabi ni Jim Rohn, kung gusto mo mabago ang buhay mo, di ba, yung ayaw mong, kaya ka nag-I am ngayon, di ba? Kasi gusto mo mabago buhay mo. Pero sabi ni Jim Rohn, para mangyari yun, sabi na, to change your life, you have got to change, ano daw, your philosophy first. Unaay mo munang baguhin yung mindset mo, yung belief system mo. Yun muna ang babaguhin. Kasi tanda mo, mindset equals belief. Belief equals action. Action equals result. So pagbabalik pa rin natin, ang resulta galing sa action. Ang action galing sa belief. Ang belief galing sa mindset. So yun yung philosophy, yung mindset. Mindset, belief. Automatic yun. So, kung ano ating belief, yun ang ating action. Kasi doon nagbe-base lahat ang ating decision. At yun yung maging resulta ng buhay natin. Ngayon, kung ayaw mo yung resulta, baguhin mo yung action. Paano mabago ang action? Dapat mabago ang belief. Paano mabago ang belief? Kailangan mabago ang mindset. Ayun, importante maintindihan. Ano ba ang mga mindset? Ano ba mga mindset natin? Ito, mindset ng Pilipino na nilagay ng Kastila sa kanayon, Dave. Ang binigay ng Kastila na mindset, ano? Kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ayan yung mga mindset, ya? Mali. Kapag maiksi ang kumot, gumawa ng paraan para makabili ng mas malaki. Kailangan yung maintindihan. Kailangan natin maintindihan. Ano, magtitiis na lang. Wala na, hindi na, okay na to. Ganito na lang talaga. Hindi ganun. Eh, kailangan mabago yun. Diba? Ano sasabihin ng magulang natin lagi palagi? Anak, hindi pinupunot ang pera. Mahirap kitain ang pera. Hindi yan tumutubo dyan sa sanga. Kaya ikaw ngayon, mahirap ang pera para sa'yo. So lumalaki kang mahirap ang pera, mahirap ang pera, mahirap ang pera, mahirap ang pera. Kailangan mabago. Nilagyan pa tayo ng national ano? Yung national ano natin? Yung ating national flower? Sampaguita? Imagine mo yun. Nandyan lang sa kalyo, binibenta lang ng mga batang hamog. Diba? Walang value. Yung sampaguita, walang value. Pero national flower. Yung national bird, nung hindi pa napalitan, ano? Maya. Wala rin value ang maya. Tinitira doon lang, tapos kinukulayan pang eh. Pag nahuli, binibenta, piso. National folk song. Ano yung national folk song? Oh. Bahay kubo. Ano mo bahay kubo? Pwede namang bahay mansion. Di ba? Lagi mong tandaan, no? Na mindset tayo, bahay kubo kahit munti. Imagine mo, ang halaman doon ay sari-sari. Ganun. Eh pwede namang bahay mansion, may swimming pool. O di ba, pwede namang ganun na. Ang garahe doon, merong Lambo at Ferrari. Pwede naman pala. Diba? Pwede naman ganon. Bakit bahay kubo? Pastilan. Eh? Tina mo, yung environment mo, yun yung nagpo-program sa'yo. Kaya nga ingat ka, kakapakinig sa TV, yung media. Ang media, wala sila dito para i-inform or i-educate. Ang media nandyan to catch your attention. Eh, ang para ma-catch mo yung attention, ma-catch ang attention mo, ano, ang mabilis sa programming sa attention is yung bad news. Yung bad news palagi ang pag-uusapan. Puro negative. Ipaglagi kang, parang lagi kang nanonood, patay ka ngayon. Kaya mahirap yumaman ang mga Pilipino kadalasan.
Kasi laging masama ang mayayaman pagdating sa TV. Pagdating sa TV, yung teleserye, yung mayaman, masasama eh. Sino bang nangaapi? Mara Clara. Oo, inaapi na naman si Mara ni Clara. Si Clara mayaman, si Mara mahirap. Ay, ayoko yumaman, mga api. Diba? Mayabang ang mayaman. Ganon ang mindsetting. Programming yon. Kaya ayaw mo taloy yumaman. Kasi baka maging masama ka, maging katulad ka. Sa TV kasi laging pinapalabas eh. May mga, di ba, mga mayaman, mga mapang-api. Tapos ang mga bida may hirap. Kailangan ang bida may hirap. Bakit? Kasi ang target ng TV, ang market nila, may hirap eh. Di naman nanonood masyado ng TV ang mga mayayaman. Di nanonood masyado ng TV. Kaya ang ginagawa nila ngayon, pinoprogram nila yung may hirap, yun yung bida. Para gustong-gusto ngayon manood. Wala namang masama doon. Ang masama yung programming na hindi mo namamalayan. Na kapag mayaman, sa TV, laging masama. Laging masasama ang mayayaman. Yung mahirap, yung bida, yun yung ano, mabuti. Siya yung mabuti, pero siya yung mahirap. Pansin nyo, si Dolphy, King of Comedy, Home Along Dariles, nagpo-portray siyang mahirap. Pero sa totoong buhay, si Dolphy, ano, mayaman, mahirap. Si Dolphy, mayaman. Pero sa TV, mahirap ang kanyang pinoportray. Di ba? Tingnan mo mabuti. Fernando Po Jr. sa TV, King of, di ba? Action King, Philippine movie. FPJ. Sa TV, sa pelikula, mahirap. Yung mga nang-aapi sa kanya, mayaman. Pero sa totoong buhay, si FPJ, mayaman. Yung idol natin, mayaman sila. Sa TV lang mahirap. Pambihira, di ba? Kaya kailangan mong maintindihan. Hindi lahat ng mayaman masasama sa totoo lang. Mga mababuti naman. Kailang na mindset lang tayo. Pag yumaman ka ba, maging masama ka. Eh di ba, nasa kakatulong ka pa? Na program. Kaya nga, dito sa I Am, kailangan mabago din yung ang ano mo muna. Kaya attend ka na akin ng training. Nood ka na nood ng training. Ah, nood ka ng nood, paulit-ulit, para ma-change, ma-renew yung nasa subconscious mo. Kasi yung data na yan, nailagay na eh. Kailangan ma-erase yan, mapalitan ng bago. Kaya nga, guys, itong suggestion ko sa inyo, guard, bantayan mo lahat ng pumapasok sa mind mo. Bantayan mo kasi yun yung maging buhay mo eh. Kung anong nasa mind mo, yun yung maging buhay. Yun kasi maging belief at yun yung maging action. Yan ang sinabi ni Solomon, ni King Solomon sa Proverbs. Tingnan natin. Proverbs 23:7. Mentor Dave. As a man thinks in his heart, yung heart sa Bible, 99%, hindi yung heart na organ, na kulay pula, hindi nag-iisip yan. Heart means subconscious. Sub means below. Subconscious mind. As a man thinks in his heart, so is he, yung kanyang belief ba? Sa subconscious ka yun eh. Kung ano daw ang naging belief ng tao, yun ang maging siya. Huh? Kaya guard. Bantayan mo yung pamapasok, yung mga pinapanood mo, yeah? Yung mga pinapakinggan mo. Bantayan mo. Stand guard at the door of your mind. Feed your mind na makakatulong sa growth mo. Proverbs 4:23, yan sinabi ni Solomon. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kaya bantayan mo to. Halimbawa, nasa coffee shop ka, may kape ka. Tapos, accidentally, yung best friend mo, nalagyan ng lason, ng lason yung kape mo.
Anong merong kape ka? E di kaping may lason. Pag ininom mo, malalason ka. Na hindi mo alam. Nalagyan ng lason. Pag inom, patay ka ngayon. Or, eto yung pinaka-hate mo na tao. Accidentally, nalagyan niya ng asukal ang kape mo. E di pag inom mo, may matamis ka ng kape. Anong ibig ko sabihin doon? Ganun daw yung buhay. Life is like a coffee. Kung ano ang inilagay mo dyan, kahit best friend mo pa, pero kung negative yung best friend mo, negative mag-isip, negative, at lagi mo siyang kausap, ikaw rin maging negative. Hindi siya makakatulong sa'yo. Kasi lason siya. Lason. Kaya ingatan mo, guard. Bantayan mo ang buhay mo. Kasi kung ano ang mailagay dyan, yun ang meron ka. Ito yung mindset na dapat natin maintindihan. Yung philosophy, o mindset, or belief. Ito isa sa belief ko. Nung naintindihan ko to, nung napasok ako sa MLM, ito ang sabi ni Jim Rohn. Profits are better than wages. Huh? Wages make you a living. Profits make you a fortune. Kaya lang hindi natuturo sa eskwelahan. Ilang taon tayo nag-aral? Elementary. Anim, apitong tao. Ano? Elementary? Hanggang ano eh? Grade 1, grade 2, grade 3. Grade 6? Anim na taon. Ang elementary. High school. Hindi natuturo yan. Profits are better than wages. Ang wages, ito yung salary. Ang profits, ito yung tubo mo sa kinita mo sa pagbibusiness. So, mas maganda daw ang profit kesa sa sahod. Ang sahod ay hanap buhay. Ang negosyo ay hanap yaman, hanap asenso. Tandaan mo yan. Kaya lang na mindset tayo. Anak, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos ka, makahanap ka ng trabaho. Hindi negosyo ang tinuturo. Pag nakatapos ka, makahanap ka ng trabaho. Patay tayo ngayon. Oo, sa umpisa magtatrabaho, pero hindi habang buhay. Kaya nating magtrabaho. Kailangan mabago yung mindset. Alam mo ba, si Elon Musk, yung mga anak niya, hindi niya pinapaaral sa ano, yung nakasanayang school. Gumawa siya ng sariling school niya. Na kung ano yung gusto niyang ituro, yun. Oh. Kaya lang, sobrang hirap ngayon niya kasi na-mindset na tayo. Yung mga may-ari ng eskwelahan, na-mindset na tayo, na akala na yun yung buhay. Kailangan makapag-aral, makapagtapos. Ganun talaga yung nasa mindset. Oh, akala natin, wala na pag-asa pag hindi nakapagtapos ng pag-aaral. I'm not against education. I'm against the system. Yung sistema. No, ang dami-dami. May assignment pa pag-uwi. Ay, pagkadaming libro. Sobra. 3 hours lang naman kailangan mo maintindihan. Arithmetic, reading, and writing. Arithmetic, meaning math, addition, subtraction, multiplication, and ano, division, arithmetic, reading, marunong ka magbasa, then writing, 3 hours lang dapat. Pero ang dami, mga libro, 12 ang libro, nung kinder pa lang, 12 na ang libro, ang bigat na sa ano, di ba? Pinapatagal, no? Kaya si Elon Musk, yung mga anak niya, wala sa mga ganong school. Wala. Hire lang siya ng ano, teacher, eto gawin natin, punta sa machine, engineering, o iba, music, o kung saan siya, fit, kung anong nilagay sa kanya. Hindi sa isang box lang na lahat, eto lang lagi ang gagawin. Eh, iba-iba tayo. May iba academic, may iba ay hindi. Kaya hindi pwedeng ilagay sa kahon. Tandaan niyo. Tsaka ang matindi pa dyan, ang matindi pa, comparison. Kapag hindi ka magaling sa academic, bobo ka, sabi, row 4. Sa row 4, bobo. Section 8, yung mga bobo nandun. Kaya ikaw lumalaki, bobo ako. Eh, hindi ka lang sa academic eh. Ginawa ka ng Diyos, hindi para doon.
Napansin mo? Kaya nga sabi nga ni Albert Einstein, kung huhusgahan mo ang isda na umakyat sa puno, eh di talagang malabo mangyari yun. Siyempre, talo ang isda, hindi siya para sa puno eh. Para siya sa tubig. Kung para sa tubig siya, doon siya mag-excel. Ganun. Kaya sa eskwelahan, hindi pwede ganun. Makukumpara pa ang anak mo na ano, bobo. So, ma-mindset siya, bobo siya paglaki niya. Hindi naman doon ang ano, sukatan ng buhay. Kailangan maintindihan. Ha? So, kailangan mabago ang philosophy. Kaya, hindi na ako namasukan. Nung nakita ko tong entrepreneurship, nag-entrepreneur na ako. Nabago ng mindset. Hindi na kami namasukan. Kasi profits are better than wages. Pareho lang naman trabaho eh. Sisipagan mo rin lahat eh. Pero better ang wages. Ang ano, ang profit kaya sa wages. Sa umpisa, part-time muna. Yung kagandahan sa ginagawa natin sa IAM. May trabaho ka, mula umaga hanggang hapon, padating sa gabi, IAM worldwide ka na. Sa umaga, yun yung hanap buhay mo. Naghahanap ka ng ikabubuhay. Sa gabi, ginagawa mo ang IAM para ikayaman. Di ba? O, tapos ikaw na mag-desisyon later on. Na kapag yung sweldo mo ng isang buwan, isang linggo mo na lang o isang araw mo na lang. Darating ang panahon na yun. Ha? Sunod, ito. So dito natin maintindihan. Sabi ni Jim Rohn, your income, yan mo ha, philosophy, your income is directly related to your philosophy, not the economy. Kahit, di ba sabi ko nga, kahit nandun ka sa Amerika, first world country, ang ganda ng ekonomiya ng Amerika, first world country. Nandun ka sa Korea, sa Japan, no? Nandun ka. Pero yung philosophy mo, maging employee lang. Ha? Edi yung sweldo mo, limited lang. Kaya your income is directly related to your philosophy, not the economy. Kaya nga, nung magpunta kaming Italy, di ba, first world country, pagpunta namin doon, no? Oh, punta kaming Switzerland. Pilipino, nagsha-shopping kami. Oh. Sabi ng aming tourist guide, inggit na inggit yung mga Italian sa inyo. Kasi sila sa isang taon pa, isang branded bago makabili. Kasi nag-iipon sila sa sweldo nila. So, wala sa ekonomiya. Nasa philosophy. Ha? Nasa philosophy. Nasa mindset. Dala maintindihan niyo. Kaya ngayon, dapat meron ka ng entrepreneur mindset. Profits are better than wages. Walang masama sa trabaho. Yun yung first step, trabaho. Pero hindi tayo hanggang doon na lang. Kailangan magnegosyo. Kasi talo tayo. Pakita ko sa inyo to. Alam mo, belief kasi yan. Ang belief, matindi yan. Ah, matindi yan. Before May 1954, matindi to, maniwala kayo guys. Before May 1954, walang tao naka-break ng record ng 4-minute mile barrier. Ibig sabihin, sa 1 mile na marathon o natakbo, 1 mile, hindi nakukuha na yung 4 minutes lang. Laging lagpas sa 4 minutes. Ang iba, 5 minutes pa, 6 minutes. Wala nakagawa. Over 100 years. Wala nakagawa nun. Pero may isang taong nagsabi na kaya niya. Ang pangalan niya, 25 years old lang siya noon. Ang pangalan niya, Roger Bannister. Ang sabi ng mga eksperto, ito ang mga dahilan ng mga eksperto. Sa pagdating sa medical field, hindi kakayanin ng puso. Pag ganun kabilis para maabot mo yung 4 minutes, hindi kakayanin ng puso, bibigay ang puso, yung heart. Tignan mo ha, ang sinabi ng mga eksperto pagdating sa coach, training, hindi kabayo ang tao. Hindi kabayo para magawa niya yung 1 mile in just 4 minutes. Hindi kakayanin. Kasi dalawa lang ang paa ng tao. Ang kabayo kaya kasi apat yung paa. Hindi kakayanin ng tao yan. So imagine mo ha, yun yung belief, yun yung mindset mula noon. Before May 1954, yun na yung mindset. 100 years na yun ang mindset.
na walang makakagawa niyang ganyan. Kasi yung puso, bibigay, at dalawa lang yung paa ng tao. Pero hindi kay Roger Bannister. Kay Roger Bannister, kaya ko yan. Nag-practice siya araw-araw. At noong May 1954, na break ni Roger Bannister, gumawa siya ng history. Gumawa siya ng history. 3 minutes and 59 seconds. Wala pang 4 minutes. Nagawa ni Roger Bannister. Diba, 400 years, wala nakagawa. Pero merong isang naniwala. Naniwala na kaya niya. Kaya nangyari sa kanya. At alam nyo, after 1 month, nagawa ng kasama niya. After 2 months, ang dami nang nakagawa. Bakit? May bagong belief na. Kaya pala eh. Nakuha nyo? Kaya pala eh. Nagawa nga ni Roger Bannister eh. E di magagawa ko rin. So ngayon, dumami na ngayon. Ngayon, libo-libo na kahit high school student na nagtitraining, kaya nilang gawin. Imagine mo kung hindi naniwala si Roger Bannister, nagkaroon ng lead. Yung lead, yung takip. Nagkaroon ng limit na wala makagawa. Pero nung inumpisahan ni Roger Bannister, nung nagawa niya, boom! Lahat nagsisulputan na. Naniwala na lahat. Alam niyo guys, gusto kong maging Roger Bannister ka ng pamilya mo. Maging Roger Bannister ka ng team mo. Huh? Na pag merong kang ginogol, kunin mo. Ipakita mo sa kanila na kaya. Para sila susunod, maging inspirasyon ka. Yung buhay mo, yung kwento ng buhay mo, maging inspirasyon sa napakaraming tao. Gawin mo yan. Taasan mo ang paniwala mo. Yun yung belief, yun yung philosophy. May bagong philosophy na ilagay, kaya lahat ng tao sumusunod na, naniwala na rin. Kaya ito sinasabi ko, kung naging posible kay Mentor May, Mentor Peach, Mentor Jonathan and Saul, Mentor Arian, Mentor Michael, Mentor Marlon and Mentor Mitch, Mentor Ikay, kung naging posible, kung naging posible kay IM, kay Ismael, kahapon, di ba, truck driver, posible din sa'yo. Kung nagawa nila, Mentor Kat, di ba? Mentor JC, Mentor Stephen, Mentor Claire, yung nasa Italy, Mentor Dadel, nung nasa Kuwait, Mentor Joe Gro sa Kuwait, di ba? Nag-diamond yan, Mentor Saisa, Mentor Ven Harriet, Mentor Krisha Venanso, Mentor Corey and Fritz, Mentor Jessa, Mentor Nice Romaldo, and RJ. Kung nagawa nila, dapat sabihin mo sa sarili mo, kaya ko rin. Kung kaya nila, kaya ko rin. Kaya nga, di ba, kung nung merong nauna, may susunod. Ah, pag may nauna, may susunod. Kaya sulputan na ngayon. Inumpisahan nila, pak, Mentor Me and Mentor Peach, inumpisahan, pak, Mentor Ba, ganun yung mangyayari. Maniwala ka. Next year, matindi ang mangyayari. Bakit? Tumaas, nagkaroon ng bagong belief. Remember, belief equals action, action equals result. So pag may bagong belief, may bagong action. At di pag may bagong action, may bagong resulta. Are you learning? Personal philosophy, napaka-importante niyan. Yun yung belief mo. Pag hindi mo yan nabago, hindi mababago ang resulta ng buhay mo. Bakit? Hindi mababago ang action mo eh. Basahin natin ang Matthew 9:29. Ayun, tignan mo ito mabuti. Sabi ni Jesus, become what you believe. Become what you believe. So, ibig sabihin, hindi sky is the limit. Your belief is your limit. Kung ano yung belief mo, yun ang maging ikaw. Kaya sabi ng Diyos, oh, become what you believe. You become what you believe. Kaya sabi ni Roger Bannister,
Kaya ko yung 4 minutes na yan. Eh di pinaniwalaan niya. Eh di yung action niya, nag-train siya na nag-train. Eh di papunta doon talaga sa paniwala niya. Sino dito na mag-claim bago matapos ang 2021, diamond na? Ha? You become what you believe. Maniwala ka. Ay, tanggalin mo yung lead. Kailangan ganun tayo mag-isip parang Diyos. Walang imposible. Kaya nga sabi niyo, dapat my thoughts same sa thoughts ko. Sabi niya, yung thoughts ko din dapat. Yung ways ko, ways mo din dapat. Eh, ang Diyos walang imposible sa kanya. Alam mo ba yung Wright Brothers? Yung nag-imbento ng eroplano? Sinabi ang mga baliw eh. Pati tatay niya, pastor na. Pastor na tatay niya. Pinamental hospital yung dalawang magkapatid, yung anak niya. Yung Wright Brothers. Kasi baliw na nga daw eh. Kasi bakit? Sabi nila, pa, maniwala ka. Lilipad na, may sasakyan na lilipad. Ano? Yung panahon na yun, walang maniniwala. Sasakyan, lilipad, paano yun? Eh, naniwala yung Wright Brothers eh. Eh, di nagkaroon ng eroplano. Kung hindi dahil sa paniwala ng Wright Brothers, walang eroplano ngayon. Ang hirap sana mag-travel. Ang hirap mag-travel. Walang imposible. Walang imposible. Oh, gusto nyo malaman ha, na walang imposible. Oh, ito, basahin natin, sinabi ni Jesus. Ano mo? Mark 9:23, ano sabi niya? Everything, ano ba everything? Lahat is possible. Lahat posible. Kanino? For him who believes. Walang imposible sa taong naniniwala. Sa madaling salita, lahat posible sa taong naniniwala. Kung naniniwala ka na mababago ang buhay mo ng I Am Worldwide, mababago buhay mo. Kung naniniwala ka magkaroon ka ng supercar sa I Am Worldwide, magkaka-supercar ka. Kung naniniwala ka na maging Crown Alpha Mentor ka, ah, tanong mo ah, maging Crown Alpha Mentor ka. Basta naniwala ka kasi yung paniwala mo, ang kasunod yun, action. Ang action, yun yung magbibigay ng resulta. Yung action natin galing sa belief, lagi mo tandaan yun. Yung action galing sa belief, eh unahin mo yung philosophy. Kung naniniwala ka, magkabahay ka na tatlong palapag with swimming pool, magkaroon ka ng farm, magkakaroon ka ng apartment, magkaroon ka ng townhouses, magkaroon ka ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na masasakyan, walang masama doon. Walang masama doon kasi bakit? Nakatulong ka rin eh. Alam mo ba kung ilang tao din na empleyado ng Ferrari at Lamborghini ang napakain mo rin kasi may sweldo sila dahil bumili ka, tumangkilik ka? Pareho lang yung tulong. Dahil sa pag-purchase mo, may mga taong sumweldo. Basta gamitin mo lang sa purpose, may purpose siya. Ito ang belief ni Stephen Curry. Bakit isa siya sa nailagay siya sa mga ano, sa mga sobrang sikat na basketball player, yung pangalan niya. Kaya nagkaroon siya ng sariling brand eh, the Curry brand. Ito ang kanya, ang belief niya, philosophy niya. It represents a Bible verse, sabi niya. I wear on my shoe. Yung kanyang Under Armour na sapatos, naglagay siya doon ng Philippians 4:13 and it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi niya, it's also my mantra, how I get up for games and why I play the way I do. Kaya niyang gawin lahat, sabi niya. Dahil sa Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya sabog yung Stephen Curry na brand, yung Under Armour, ang swerte ng Under Armour. Nakuha niya si Stephen Curry. Ayun o, mantra niya yan. Belief na niya yan. Kaya pag tumira siya, walang takot. Kahit malayo. Panoorin yung kanyang documentary. Binago niya ang basketball. Binago ni Stephen Curry. Hindi na kailangan pumasok eh. Sa malayo pa lang tumitira na eh. Binago niya. Philippians 4:13. Meron ako niyan. Pakita natin mentor. Dave. Meron ako niyan nung nagde-network marketing kami. Sa salamin namin sa ano, sa bahay, nakalagay diyan para pagising ko, manalamin ka, nakalagay agad I can do all things.
kaya kong gawin to. Para bago ka lumabas, yung kumpiyansa mo mataas. Belief yan. Philosophy. Are you learning? You can do all things through Christ who strengthens us. Number three. Personal development. Huh? Personal philosophy, yung mindset, yung belief. Pangalawa naman, personal develop. Pangatlo, personal development. Kailangan i-develop mo yung sarili mo. Hindi pwedeng iasa mo lang sa Diyos, si Lord na bahala sa. Hindi ganun, ayaw ng Diyos ang tamad. Huh? Si Roger Bannister, yung belief niya na kaya niya, may yung action nandun. Araw-araw nagpa-practice. Si Stephen Curry, ganun din, i-develop mo yung sarili mo. Bakit? Ito yung pinaka-best investment. Sabi ni Warren Buffett. Si Warren Buffett, ito yung pinaka-mayaman pagdating sa investing. Guru to pagdating sa investment. Sabi niya, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Tandaan mo. Tandaan mo. Pag-aralan mo tong I am worldwide. Pag-aralan mo. Kami, alam mo ba, walang personal na nag-train sa amin. Yung personal na tinetrain kami mismo ng mga mentor, wala. Nung kami nag-network marketing, hindi kami na-train ng ganun. Punuan na kasi ang office. Laging puno. Minsan, laging may team pa. Bago lang kami, lagi sa team pala. May team pala dito. Wala kami. Walang nag-training. Ano nangyari? Sabi na apply namin, bumili lang kayo ng ganito. Yung mga CD pa kasi dati, hindi komportable ka sa bahay, panonood. Araw-araw pinapanood namin, doon kami natuto. Nag-invest muna kami sa sarili namin. Yung presentation, lahat ng speaker na magagaling, pinanood namin paulit-ulit. E di lahat ng galing nila, kinuha mo ngayon, inabsorb mo. Yung training, lahat ng mga training na magagaling, kinuha mo. Lahat ng mga galing, lahat, inabsorb mo lahat. Ganun na ibig sabihin. Develop yourself. Aralin mo. Simple lang naman eh. Ang aralin mo eh. Itong karir na to, napakaganda. Pag inaral mo, pag minaster mo, yung prospecting, yung inviting, yung presenting, yung closing, at saka yung follow-up, yung lima na yun, yung I am five, masterin mo lang yan. At mamaster mo yan kapag ginagawa mo. Gawin mo. Gawin mo. Prospect ka, invite ka, present ka. Habang ginagawa mo, hindi ka naman matututong magbisikleta kung nasa isip mo lang. Kailangan mong gawin. I-apply mo. Ganun ang dapat maintindihan. Yung sarap bigyan ito ng panahon. Bigyan mo ng panahon. Aralin mo ang negosyo. May training naman tayo. May manual tayo. May mga training tayo. Meron tayong why I am worldwide. Meron tayong I am ladder of success. I am five. Yung ABC, yung protocol. Aralin mo yan lahat. Pag-aralan mo yan. Inaral mo nga dati ng estudyante ka eh. Diba? Kung ano-ano. Kahit may ulan, pumapasok ka eh. Tapos pag-graduate mo, ang sweldo maliit lang naman eh. Nagsakripisyo ka nga eh. Ito, sakripisyohin mo oh. Ang ganda ng balik oh, ayaw mo aralin. Diba? Aralin natin to. Promise, aralin natin. Tanggalin lang natin yung pride natin. Aralin natin. Ang gandang buhay nag-aabang sa pamilya natin ito eh. Aralin mo lang. Inaral lang naman lahat niyan ng mga naging top earner eh. Lahat naman walang alam sa umpisa. Para maging nurse ka, may alam ka ba? Wala naman na. Anong ginawa mo? Nag-aral ka ng nursing. Para ka naging engineer, may alam ka ba? Wala. Kaya ka naging engineer, nag-aral ka ng engineering. Ganon din dito. Aralin mo networking. Aralin mo. Meron na nga. Kaya nga tayo nag-invest eh. Every training. May training araw-araw sa FB page. Meron. Tapos may mga YouTube pa. May mga YouTube pa doon, mga videos. Ayun, manood ka oh. Libre na lang. Dati CD, binibili pa namin. Ay ngayon oh, napok, comfort na talaga oh. Nasa cellphone na lang, manonood ka, may earphone ka na oh. Diba? Lagi mong gawin yun. Ang dami mo namang pastime eh. Gawan mo ng paraan. Gawan mo ng lugar na gumaling ka sa negosyong ginagawa natin. So, para gumaling ka, practice. Practice, aral. Are you learning? Patapos na tayo. Proverbs 22:29. Kasi pag ikaw nag-excel sa ginagawa mo, kasi bakit? Inaral mo? Naging magaling ka? Ito ang nakaabang sa'yo. Do you see a man who excels in his work?
He will stand before kings. He will not stand before unknown men. May nakita ka bang mga taong nag-excel sa kanyang ginagawa? Tandaan mo, kapag yung mga taong yon, makikita mo siya, stand before kings. Makakahilera ka sa mga top earner. Makamahilera yung pangalan mo sa mga icon, sa mga legend. Doon ka mahilera. Maging phenomenal ka. Start unknown. Finished unforgettable. Be legendary. Be legendary. Be phenomenal. Tandaan mo yan, kailang gumuhit yung pangalan mo sa industriya. Pag sinabing I am, nakandun yung pangalan mo. Nakasama sa mga diba, icon o icons. Ganun dapat. Dapat meron kang ganun. Pag sinabing network marketing sa Pilipinas, andun yung pangalan mo. Wala namang pwedeng maglimita sa'yo, sarili mo lang. Kaya nga may tinatawag na self-limiting belief. Kasi sarili mo ang naglilimita. Ay, hindi ko ata kaya yung ganun. Hindi ko ata kaya. Hindi. Lahat naman na nagne-network, walang alam sa umpisa. Natuto lang sila. Kailangan pangarapin mo. Pangarapin mo yan. Kaya galingan mo. Paano mo, kano ka gagaling? Hindi learning, aral, study. Pinapakinggan mo na lang naman eh. Diba? Dami mo naman ding oras. Kapanood ka nga ng K-drama eh. Huwag ka mo na manood ngayon. Saka na yan, balikan mo na lang yan. Pag yumamang ka na, punta kang Korea, bayaran mo yung crush mo na mga K-drama na ano. Sa concert, makakapunta ka o maniwala ka. Marami ka ng pera eh. Kami dati, first 5 years, walang nuura ng sini. Unang 5 taon, walang nuura ng sini. Hataw lang talaga, hataw. Pag naka-establish na, saka na. Di ba? E di, may kaibigan mo ng mga artista. Bakit? Pwede mo nang bayaran pag birthday mo, pag performing mo. Kakanta, sasayaw, di ba? Naimik ka na. Are you learning? Okay, number 4. Patapos na tayo. Konti na lang to, mabilis na lang to. Tumagal kasi tayo dun sa put God first. Diba? Kasi kailangan ma-emphasize eh. So put God first, number 1. Number 2, personal philosophy. Number 3, personal development. Kailangan mong aralin. Prospecting, inviting, closing, tapos yung by presenting, then follow up. Tapos, how to handle rejection. Marami naman yan sa mga ano natin. Videos natin sa YouTube. Aral ka. O huwag laging pabebe. Yung lahat, isusubo na lang sa'yo. Hindi dapat ganun. Ang role ng mentor mo sa totoo yung nagkapag-sponsor sa'yo, yung nadala ka lang niya dito. Oo, pasalamat ka na na na-invite ka niya. Meron ka ng oportunidad. O ngayon, panahon mo na ngayon. Panahon mo na. Nandiyan naman na lahat eh. Nandiyan naman na lahat ng training eh. Eh na, maniwala ka. Libre na nga lang yan eh. Oh, huwag ka na mag-intay na, i-message ka pa. Umatin ka yung training. Huwag ganun. Aralin mo. Maniwala ka. Oh, yun yung mga attitude ng mga ano, mga nagsasucceed. Maniwala ka. Proverbs 22, yung binasa natin kanina. Do you see a man who excels in his work? Diba? He will sit among the kings. Nandun ka sa mga top. Kasama ka dun. Ha? Next, number 4. Plan your life. Planuhin mo. Kaya hindi ka excited gumising. Hindi mo kasi pinaplano yung buhay mo eh. Planuhin natin yung buhay natin. Yung vacation nga eh, pinaplano eh. Yung bakasyon lang. Di ba ang vacation, 2 months lang? Tama, pinaplano mo nga. Saan kayo magbabakasyon? Buhay mo pa kaya, hindi mo planuhin? Weekend nga lang, pinaplano eh. Saan nga tayo yung weekend? Sa buhay mo, hindi mo planuhin? Di ba? Planuhin mo yung buhay mo. Magplano ka kasi kung hindi ka magplano, maniwala ka, magfail ka sa dulo. Yan ang sabi ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Alam nyo, sa totoo lang, hindi natin to narinig sa eskwelahan. Ang mahal-mahal pa ng tuition fee. Di ba? Ito, buhay na to pinag-uusapan, no? Libre pa. Libre to eh. Alam mo, sa iba, may bayad yung itong wisdom. Oh, may bayad yung mga ganito. Bakit? Nakakatulong ka sa kapwa mo. Di ba bayaran ka? Yung mga motivational speaker, yung mga motivational speaker, binibayaran natin. Di ba? Mahal nga sila, oh, per talk, oh, 50,000 per talk. May bayad, no? Eh dito, nakukuha nyo, libre, oh. Libre.
Tapos, hindi mo papapanoorin. Tama, hindi ka pa magtsatsaga. Sayang. Plan your life. Kasi walang nagtuturo sa atin ito dati sa labas eh. Dito, libre. Kaya ang pinakamaganda sa network marketing, yung life-changing training. Yung mga matutunan mo kasi yung knowledge, yung information. Yun yung pinakamagandang nakuha mo dito. Bukod dun sa produkto na meron ka at oportunidad. Yung ma-develop yung sarili mo. Na maging ikaw. Pag hindi mo pinano ang buhay mo, ito yung realidad. Pakita natin mental day. Para may idea lang tayong lahat. No? Next slide, mental day. Guys, bear with me. Importante to. Ito yung reality. Ayon sa SSS survey noong 1995, ang mga Filipinos pag dumating sa 65 years old, 45% sa kanila nakikitira sa mga kamag-anak. Halos kalahati ng Pinoy na 65 years old nakikitira sa mga anak. Kakaawa naman yung anak, lalo na kung hindi pa asensado yung buhay. Ang bigat para sa kanila. Eh may anak na rin sila. Di ba? 65 years old. 45% nandun sa kamag-anak nakikitira. Kasi bakit? Walang naipundar. Walang naging bahay sarili. Wala rin sariling naitayong negosyo. Walang income. Kaya makikitira sa kamag-anak. Kadalasan sa mga anak. Eh kung ikaw yun, di ba? Parang ang bigat mo para sa anak mo. Naawa ka sa anak mo. Alam mo, may isang kwento. Lola ito, Lola. Nailagay siya sa kanyang anak na babae. Eh, yung anak na lalaki ay yung asawa ng anak niya. Ay, ano? Siyempre, hindi man may kaya. Hindi man mayaman yung lalaki. Hirap din siya sa buhay. Eh, meron silang anak. Gustong magpabili ng computer. Kasi nga, sa school, dapat may computer siya sa bahay. Hindi mabilhan-bilhan. Kasi nandun ka eh. Andun yung lola. Diba, kung ikaw yung lola, ang nangyari, eh meron kang maintenance sa mga gamot. May maintenance sa mga gamot. So hindi nakakaipon. So yung apo nagsasakripisyo. Tapos narinig mo ngayon. Tinan mo, narinig mo ngayon. Nag-away yung mag-asawa. Yung anak mong babae at saka yung asawa niya nag-away. Nag-away sila dahil sa'yo. Sabi nung lalaki, paano ba yan? Yung anak natin, di na tuloy mabilan ng computer dahil sa nanay mo. Narinig mo. Eh sabi nung anak mong babae, siyempre nanay ko yun, saan siya pupunta? Kawawa naman siya. Eh sabi niya, eh paano yung anak natin? Hindi na makapag-aral ng maayos. Ah, ganun. Narinig mo, masakit. Lumabas ka. Nag-emo ka ngayon. Uy, alis na lang ako dito. Alis na lang ako. Oh, nag-emo ka. Ay sabi ng anak mo, babae, hindi ma, okay lang. Hindi. Ibigay niyo na lang ng computer yung pera niyo, wag na sa akin. Okay lang ako. Hatid mo lang ako doon sa ano mo. Kapatid mong panganay, yung lalaki, hatid mo na ako doon na lang ako. Hindi, hinatid ngayon. Hinatid ka ngayon doon sa anak mong lalaki, yung panganay niyo. Kumatok. Pagkatok. Oh, ma! Andito ka pala, ma. Oo, iho. Okay lang ma dito ako? Ay, hindi pwede, ma. Hindi pwede dito, ma. Bakit? Naku, hirap na hirap kami ngayon, ma. Ganun ba? Eh, dun sa ano, wala na, hinatid ka na. Siya ka na mapunta. Diba? Yun ang nangyayari. 45% sa kamag-anak nakikitira. At ang nangyayari, pwedeng mag-away-away yung anak mo at yung asawa nila.
okay sana kung mabait yung napangasawa ng anak mo at may kaya sa buhay. E di okay ang buhay niyo. Pero ano kung hirap din? Hirap din ang buhay. So naging pabigat ka pa ngayon. Lanuhin mo. Ang mindset mo, huwag kang maging pabigat pagtanda mo. Kaya ang nangyari, merong sineset up na charity. Ang tawag doon, Home for Elderly. Home for Elderly. Para sa mga matatandang iniwan ng mga kapamilya kasi hindi nila kayang alagaan na. Kaya 30% doon na pupunta sa Home for the Aged. Home for the Aged o Home for Elderly. 30%. And then, merong 23% na ayaw sa kamag-anak, ayaw niya maging pabigat, ayaw niya rin sa Home for the Aged, lalo siyang tatanda, kasi puro matanda lahat doon eh. Yung ba niya, lahat kayo matanda, lahat ng environment mo. Diba? Kaya pa niya magtrabaho. May nakita na kayo, di ba? Mga 65 years old, nagtatrabaho pa. 23% still working. 45% nasa relatives. 30% nasa Home for the Aged. 23% still working. Matanda na, nagtatrabaho pa. Nung pumunta kami ng Hong Kong, yung waitress sa mga yung mga service crew, naku, mga 65 years old. Matatanda ang service crew sa restaurant. Naawa nga ako eh. Sa Singapore, pagpunta din namin, matanda na, nagtatrabaho pa. Sa Korea, may nagwawalis pa ng ano, matanda na. Dito sa atin lang, oh, nagwawalis. Alam mo yung nagwawalis sa ano, street sweeper, sa kalye, mga 60 plus na. Nagwawalis, oh, nagtatrabaho pa rin sila. Gusto mo ba ganun? 65 ka na? Hirap ka pa rin sa pera? Naghahanap ka pa rin ng ikabubuhay? 65 ka na. Oh, yung Korea nga namin, yung driver namin, 70 years old na, nagda-drive pa siya eh. Oh. Imagine ang Korea, first world country. Pero ang matatanda, nagda-drive pa din. Driver ng bus. Naawa nga kami, driver ng bus. Ang lakas pa, bubuhat pa ng mga malete. Eh. Sabi niya, wag na, hindi. Siya daw bubuhat. Nakakawa, 70 years old na. Hindi dapat mag-enjoy na yun, di ba? Dapat. Only 2%? Oh. Only 2% ang merong time freedom and financial freedom. 2% lang sa 65 years old na population. No? Sa 65 years old, kung ilan man sila, 2% lang. Kumbaga sa 100, 2 tao lang ang merong time freedom and financial freedom. Bakit? Yung 98, hindi nakapagplano ng buhay. Hindi na naplano ang buhay nila. Kaya yun ang sabi ni Benjamin Franklin. If you fail to plan, you are planning to fail. Magulat ka na lang, hala, 50 na pala ako, hala, 60 na pala ako. Kailangan mong magplano. Palanuhin mo ang buhay mo habang malakas ka pa. Malinaw pa yung mga mata. Lahat naman nakikinig dito ng mga 60, 62, huwag kayo mag-alala. Oh, pwede ka pa kayo mag-umpisa. Pwede mag-umpisa. Pakita natin, Mentor Dave, yung realidad. Ayan, oh. Oh, yung mga hindi pa umabot sa 65, tingnan nyo. Tingnan mo, anong gusto mo pagdating mo ng 65? Sa Home for the Aged? Yung mga nakapila kayo, lahat patatanda ang tropa mo. Kung ano lang yung pagkain, yun ang kakainin mo. Ha? Andong ka, iniwan, mag-isa ka na lang, nasa rocking chair ka. Or street, or nagtatrabaho ka pa din, kahit 65 ka na. Kaya, alam mo, ang swerte ng mga bata nakapakinig ngayon. Wala to sa eskwelahan, dito tinuturo. Realidad kasi ito. Ito yung nangyayari. Ito yung totoong mundo. Kailangan mo maintindihan. Tapos yung 2% itong mga to. Mamili ka. Life is a choice. Anong choice mo? Iyan o. Boom! Di ba? O. O, sangka. Ayan o. Nasa yate kayo. Kasama mo yung love of your life, yung forever mo. O. Di ba? Nag-wine-wine kayo habang namamasyal sa Venice. Di ba?
sa Bahamas. Tira mo. Na, matanda ka na, haba na, puti na buhok mo. Puti na, kasama mo pa yung asawa mo, naka-top down kayo, Rolls Royce. Oh. Den-den-den-den, di ba? Yung mga anak mo, ah, magaganda na buhay eh. In-establish mo sila eh. Oh, ikaw, establish ka na eh. Oh, hinata mo ang IAM Worldwide eh. 10 million ka a month, minimum mo. Oh, di ba? Sarado ang buhay mo. Di ba? Yan ang plano ng buhay. Yung kung kailan kayo matulog, kung kailan kayo gumising, kung kailan kayo gusto magbakasyon. Eh, syempre, mga panahon, wala ng COVID. Ang sarap na. Next year nga lang, wala ng COVID. Oh, awa ng Diyos. Next year, oh, 6 to 7 months ngayon, mamamatay na ang COVID eh. Oh, nangyari na yan dati sa influenza flu eh, sa Spanish flu. Oh, nangyari na yan eh. 2 years may higit lang, nawawala na eh. Yeah. Hmm. Sarap. Kaya planuhin mo yung buhay mo ngayon. May I am worldwide na. Hindi ka na masisi ng mga anak mo. Siyempre, yung mga nanay na tatay natin noon, siyempre, hindi natin masisisi. Bakit? Walang I am worldwide noon eh. Di mo sa masabihan, naku pa, ba't di ka nag-I am? Eh di ngayon, may I am na eh. Eh di gawin natin. Kasi parang pagtanda mo, hindi ka masisi ng anak mo. Sana nag-I am ka pa. Tignan mo yung kapitbahay mo. Tignan mo yung best friend mo, tumuloy. O di, ganda ng buhay. Yeah. Next. Are you learning? Ayan o. Oh. Ito si Dexter Yager, Amway. Matanda na sila o. Oh. Dexter and Birdie Yager. Ganyan yung pera, oh. Di ba? Ang sarap nun eh. Alam mo, pag ganyan ka, matanda ka, pag-aagawan ka ng anak mo, pag wala kang pera, ipapasa-pasa ka, ang hirap pa naman makitira. Naranasan namin makitira eh. Nakitira kami sa ano namin, hindi ka pwedeng gumising ng hapon o tanghali. Oo, oh, maaga ka gigising, tapos lampaso ka sa bahay nila. Oo, pwede ka utusan talaga. Nakikitira ka lang eh. Hugas ka pinggan, pagkatapos kumain, ikaw hugas pinggan. Ganun, naranasan namin yun, nakikitira kami. Hindi pwedeng ano, patamad-tamad. Trabaho ka talaga. Tsaka ang hirap eh. Ang hirap pag hindi mo sarili, di ba? Nakikitira ka lang. Mahirap. Kaya gandahan mo yung buhay mo. Ngayon pa lang planuhin mo. Plan your life. Ngayon pa lang. Para yan ang future. Pag-aagawan ka pa ng anak mo, ganun ko, oy, dito ka, dito. Ma, sa akin mo na si mama. Sa akin mo na si papa. Ano ba kayo, anak? Ba't yung ko pinag-aagawan? Bakit? Ang daan mong pera eh. Pag-aagawan ka ng anak mo. Di ba? Kasi pag nandun ka, lahat ikaw gumagastos. Di ba? Ganun dapat. Mangyayari yan pag pinlano mo ngayon. Oo, mangyayari yan. Ay, maniwala ka. Ang dami mo pang tsansa. Ang dami mong tsansa. Kaya tanungin mo na, huwag ka mainip. Tumuloy ka lang. Oo, tumuloy ka lang. Tandaan mo to. No? Tandaan mo your future. Ayan. Tandaan mo. Next slide. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Kaya planuhin mo araw-araw. Araw-araw, planuhin mo. Meron kang to-do list. Anong mga gagawin mo? Papunta dun sa kinabukasan mo at gawin mo. Ganun, action plan. Meron ka dapat. Oh, kailangan sa isang araw, nandun lahat yun sa 6 na araw, 6 days a week, di ba? Once a day ka lang magpahinga para rest, para makarecover ulit. Oh. Dapat sa loob ng isang araw, meron kang ano? Meron kang prospecting, inviting, presenting, training. Dapat meron kang ganun everyday. Di ba? Meron kang kinakausap, meron kang mini, di ba? Meron kang mini mentor, meron kang pinipresentan. Dapat ganun. Kasi yun yung papunta sa pangarap mo, yun yung mga activity na papunta sa pangarap mo. Di ba? So araw-araw dapat ganun. The secret of your future is hidden in your daily routine. Yung kinabukasan mo, ang sekreto niya nakadepende sa araw-araw mo na ginagawa. Kaya David or Goliath, ito yung Goliath, malaki, hindi David mo, ibig sabihin, chop-chopin mo, everyday yun. Papunta sa pangarap mo. Ha? Oh, eto, may invite ako dapat itong araw, araw-araw may invite ako. Oh, nanonood ako ng videos para matuto pa ako, magpe-present ako, magte-train ako ng mga tao ko. Dapat ganun, everyday meron para papunta ka doon sa pangarap mo. Last, matanda mo yan, last na tayo, tapos na. Number 5, persistence. Habang ginagawa mo ang I am, ito ang pinakagusto kong huwag mong kalimutan. Bukod dun sa pinakauna, persistence. Ingredient yan sa success. Walang naging successful na hindi persistent.
Ano ba yung persistence? Ang persistence, ang ibig sabihin, firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Yun yung persistence kasi lahat ng nagsasucceed, dadaan talaga sa hardship, dadaan sa obstacles, dadaan sa struggle. Lahat. Walang nagtagumpay na hindi dumaan dyan. Yun yung daan. Walang iba, walang shortcut. Yun yung daan. At ang susi dyan, yung persistence. Yun yung persistence. Yung pagtutuloy-tuloy kahit mahirap, kahit nadapa, kahit na-reject, na ito wala ng grupo, tumuloy ng tumuloy, umulit lang ulit, tuloy lang ng tuloy ng tuloy ng tuloy, ang tawag sa Tagalog, pagtsatsaga. Kasi hindi ka naman magtsatsaga sa isang bagay, hindi masabing nagtsatsaga ka kung yung bagay na ginawa mo, hindi mahirap. Hindi pagtsatsaga yun. Komportable ka eh. Ibig sabihin ng pagtsatsaga, tsinatsaga mo kahit kasi mahirap siya eh, pero ginagawa mo, tsinaga mo. Tandaan mo yun. Tsagain mo lang yung I am. Kasi ang ganda ng buhay ang nakaabang sa'yo. Tsagain mo lang. 3 years, 4 years, 5 years, tsagain mo lang. Oh, mahirap. Hindi ka makapanood ng mga K-drama kasi nanonood ka muna ng mga training. Hindi ka makakapag-ano ng weekend sa mga friends mo kasi nagbe-mentoring ka. Diba? Araw-araw, maaga ka gumigising kasi nagpa-prospect ka. Oo, mahirap sa umpisa. Pero lahat yun may kapalit. May kapalit yun. Kailangan mong tiyagain. Kailangan mong manatili. Kasi may goal ka eh. Focus ka dun. Focus ka. Hatawin mo ng todo. Pag meron kang to-do list, ma-organize mo yung araw mo eh. Oo. Kailangan ng persistence. Kailangan maniwala ka. Kasi bakit? Mahirap eh. Mahirap. Kasi kung madali yumaman, sana ang dami ng mayaman. Ang yumayaman lang, yung nagtutuloy-tuloy. Maniwala ka. O ang iba kasi humihinto, nahirapan, na-reject, ayaw na. O maniwala ka. Nung nawala, na-attrition, ayaw na rin. Ay nako, tumuloy ka. Alam mo ba, ang kasagutan, kung lack of talent ka, wala ka masyadong talent, pero ikaw nagtutuloy-tuloy, matututo ka na matututo eh. Gagaling ka din. Ay, maniwala ka. Sabi nga na, success is inevitable kapag meron kang persistence. Yung success, kapag ano ka, persistent ka sa ginagawa mo, tumuloy ka. Ito ang sabi ni Jim Watkins. Tignan mo to. Para maintindihan mo yung persistence. A river cuts through rock. Not because of its power, but because of its persistence. Kaya nakita mo, yung river, di ba may mga bato-bato? Bakit nahati-hati yung mga bato na yan? Hindi dahil sa power ng tubig, but because of its persistence. Tuloy-tuloy kasi siya, hindi siya huminto, kaya nag-crack yung mga bato. Pang! Nahiwa yung mga bato. Ganong katindi ang persistence. Walang nagtatagumpay na hindi persistent, na hindi tumutuloy-tuloy, kahit nahihirapan, tumuloy pa din. Hindi ka magtatagumpay kapag balat sibuyas ka, matampuhin ka, mabilis ka mag-give up. Hindi. Kaya nga, importante yung philosophy sa umpisa pa lang. Diba? Importante yon na hindi ka basa-basa mag-give up. Ito ang sabi ni Charles. Sabi niya, ang persistence kasi, ang kahulugan din yun is perseverance. Similar sila. By perseverance, the snail reached the ark. Alam mo yung snail? Nung gumawa si Noah ng ark, lahat na nakita mong hayop ngayon, nakasama doon, isa doon, yung snail. Di ba ang bagal ng snail? Pero by perseverance, tignan mo to, hindi siya nainggit na meron ng nauna. Nasa alam niya sa sarili niya, pag hindi lang ko hihinto, mararating ko rin yung narating nila. Yung goal nila, yung arko, yung ark, yung kabayo, ang bilis, yung leon, yung tigre, di ba, ang bibilis, nabibilis. Yung ipis, naunahan na siya ng ipis, yung snail ang bagal. Bagal niya, pero slow progress is a progress. Slow progress nga, pero progress pa din. Tutuloy-tuloy lang siya, ang bagal niya, gano'n, no? Snail eh. Di ba, yung ahas, ang bilis ng ahas. Yung rabbit, lalo na. Pero siya, pero di siya naiinggit. Tuloy lang siya. Focus lang siya doon sa art. Sabi niya, mararating ko rin yan.
di ba, meron na kinakita. Mga nauna sa inyo ngayon, nag-diamond na, nag-blue diamond na, nag-black diamond na. Ah, nakita nyo, may Ferrari, may Lamborghini, may Corvette, may mga malalaking cheque, may nag 1 million, 2 million, 3 million, monthly. Di ba? May mga property, nakabiling bahay, nakabiling ng farm, nakabiling ng apartment, nakapagpatayo ng ganito, ganyan. Tama. Tumuloy ka lang. Doon ka rin papunta. Parang snail. Doon din ang ending eh. Oo. Merong nauuna, pero may susunod. Ikaw yun. Darating din ang panahon mo. Basta hindi ka lang hihinto. Tumuloy ka lang. Pag naghinto ka, tapos na. Pero pag tumuloy ka, may tsansa. Malaki. Malaki ang tsansa. Tandaan mo yan. By perseverance, the snail reached the ark. Huwag kang mainggit. Huwag kang mainggit. Bagkus, gawin mo silang inspirasyon na nakarating na sila. Ako na ang next nito. At saka, sa lahat ng wala pa mga coaching ngayon, okay lang yan. Siyempre, nag-uumpisa ka pa lang. Okay lang yan. At so medyo matagal ka na, tapos hindi ka pa nagkakaresulta, tumuloy ka. May babaguhin ka ng konti sa dapat mong gawin. Diba? Gawin mo lang best mo. Tumuloy ka. Kasi sa susunod, come 2022, 2023, 2024, may mga bagong model na ng kotse. Yun na yung para sa'yo. Diba? O luma na yung iba. Ikaw bago. Diba? So gawin mong inspirasyon yun. By perseverance. The snail. Pinakamabagal. Reach the ark. Ha? Tandaan mo yan. Tumuloy ka. Huwag kang huminto. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians. Chapter 6, verse 9. Ito ang isa sa pinakapaborito kong verse. Lalo na sa ginagawa natin. Sabi niya, let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing. If, may if ha, if we don't give up. Kapag hindi ka mag-give up, kapag hindi ka mag-quit, aani ka din. Huwag ka daw mapagod. Gumawa ng mabuti o para sa pangarap mo. Huwag ka mapagod, tumuloy. Magtanim ng magtanim. Kasi, just the right time. Sa tamang panahon, aanihin mo ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Basta huwag ka lang huminto. Huwag ka huminto. Never give up. Ito yung story ni Aryo Darby. Dito na ako, malapit ako matapos. Ito ang story ni Aryo Darby. Si Aryo Darby ay kausap niya kanyang tito. Ito yung story na 3 feet from gold. Nasa libro to ni Napoleon Hill. Ito yung ano, ito yung true story to. Si Aryo Darby ay meron silang nabalitaan na may gold doon sa isang lugar. So nangutang siya, dalaw sa tito niya para bumili ng digging machine. Eh, for how many days and weeks nag-give up sila? Bakit? Wala silang nakitang ginto. Sabi na, wala, naloko lang ata tayo. Suko na tayo, tara na. So quit silang dalawa, nag-give up sila. So yung machine nila, binetal sa junk shop. Kahit pa paano, magkaroon ng pera para mapambayad sa utang nila. Nangutang ka sila para makabili nun eh. Pagdating sa junk shop, tinanong ng junk shop owner, ba't yun ito binibenta? Ano maginawa niya? Eh, may gold kasi doon eh. Kaya lang sinabi sa amin, may gold daw, pero wala naman. Ah, ganun ba? Ah, alam mo, yung owner ng junk shop, nagpatawag ng engineer, tingnan mo nga doon. May gold daw doon, pero wala sa nakita eh. Try mo nga, idig mo nga. O, nagpadig sila ngayon. Tagdag-dag-dag-dag-dag. 3 feet na lang. 3 feet na lang, oh. Gold na. Nabalitaan ni Aryo Darby. Sabi niya, anak ng waiting. Sayang, oh. Ginto na, naging bato pa. Bakit? Huminto siya eh. Huminto si Aryo Darby. Ang yaman ng junk shop owner, yun ang nakakuha ng gold. Huminto siya, 3 feet na lang eh. 3 feet na lang, ang konti na lang. 3 ruler lang yun. Gold na sana, pero huminto siya eh. Kaya ikaw, wag na wag kang mag-isip huminto. Bakit?
baka 3 days na lang, agila mo na yung makukuha mo yung leader na mas hataw pa sa'yo. Baka 3 months na lang. Ha? Baka 3 years na lang. Matutupad na lahat ng pangarap mo. Huwag kang huminto. Huwag na huwag. Huwag na huwag. Maniwala ka. Sabi mo, first comes the dream, then comes the struggle, then there is victory. So dream, struggle, victory. Ha? Kasama talaga ang struggle. Ang iba sa struggle, humihinto. Doon, dapat pang nag-struggle ka, doon ka magpatuloy. Kaya nga persistence. Ang persistence na word, na imbento yan, doon sa mga taong hindi humihinto kahit anong pagsubok sa buhay. Kahit anong pagdaan ng pagsubok, hindi hihinto. Kaya na-invento ang word na persistence. At pagkatapos ng struggle, nandun na yung victory, nandun yung tagumpay. Then the problem, most people give up during the struggle. Never knowing how close they were to victory. Ang konti na lang pala. So the only way you will fail is if you quit. Kaya nga lagi namin sinasabi dito, walang failure sa I Am Worldwide. Only quitters. Kasi pag hindi ka nag-quit, sigurado magsasucceed ka. So, ang lesson, persistence. Never, ever, ever quit. Huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-give up. Ha? Huwag kang mag-give up. Pakita ko yung mga taong hindi nag-give up. Pakita natin, Mentor. Mentor Dave. Next slide, Mentor Dave. Yan. Yan, mga mentors nyo. Yan yung mga taong hindi nag-give up. Kasi bakit? Nakita ko yan nung simula. Witness ako. Witness. Si Arian, Mentor Arian, Mentor Mike. Buntis yan nung start sa IAM. Wala ng grupo yan. Yung check-in yan, mga 2 linggo, 1 buwan, 4,000 pesos lang. Oo. Ngayon, hindi kasi nag-quit. May bahay, 3 sasakyan, at kumikita 6 digits kada buwan. Minsan pa nga 7. Mentor Pitch. Naalala ko, nagpa-mentor siya doon sa kanyang core, mga leaders niya sa McDonald's. Ang kanyang sasakyan noon, Mazda pa lang. Tapos, siyempre palang life class yung mentoring namin doon. Umiiyak siya, yung problema bigat kasi nga na-attrition, gano'n. Nakita ko, nagpatuloy. So, nag-pray kami. Ngayon, tingnan mo. May condominium na panoramic ba? Tapos, may lote sa isa sa pinakamagandang subdivision. May Lamborghini. Aw, naku po. Pangarap lang namin yan eh. Kaya tuwang-tuwa kami. Dahil nakikita na namin sa realidad. Mentor Marlon, naku. Bata pa lang yan, nag-umpisa. Walang pamasahe minsan. Nakikisabay lang yan eh. Kay Mentor May kasi magkapitbahay sila. Nakikisakay lang siya doon para may pamasahe. Para sa pamasahe ba, makatipid. Kitang-kita pa yun. Ang payat niya dati, malnourished. O, kasi walang vitamins eh. Yung kinakain, walang vitamina. Puro instant lang. Kita ko yun, nag-umpisa yun, Marlon Santos. Walang connection. Kita ko. Pero ngayon, no, naka-C8 Corvette at siya pa lang na meron sa Pilipinas. Pinakabata dito. Pati sila Mentor Pitch. Pinakabata yan sila. Merong ganyan sasakyan dito. Pero, ang hindi naman yung sasakyan ang pinaka-importante. Kung sino ang naging sila. Diba? Kung sino ang naging sila. Yung kanilang pagkatao. Naging best version sila ng kanilang mga sarili. Yun ang importante. Susunod yung resulta mo eh. Next year, magbabahay na yun na malaki. May bahay na kasi sa Bulacan eh. Yan, Mentor Ikay. Nawalan din ng grupo yan.
Oh, dumating sa point talaga na parang susuko na, hirap na hirap na. Pero tumuloy eh. Tumuloy lang eh. Nakabuo ulit ng bago. Ngayon, no, nagpapatayo na ng sariling bahay. Tatlong palapag, may swimming pool. Ay, Diyos ko po. Tapos may SUV, tapos may Ford Mustang. Itong next, ayan. Ang nakita nyo kasi sa kanila, resulta na eh. Tanungin nyo yung struggle nila. Ayan, Mentor Mitch, ayan. Personally, ako nakapag-invite. Mag-isa lang yan doon sa office. Eh, hindi ko niya matutukan talaga personally kasi ano na ako eh. Kumbaga kami, BOD na kami. Hindi na kami doon sa field eh. Kasi sa management na kami. So, ang inaasikaso namin, yung kumpanya na. Hindi na kami doon sa field, no? Kaya, hindi ko yan talaga natutukan na parang yung ako ay networker pa, na ako magtotalk, ganyan, hindi na. So, nakita ko yung umpisa, nakikiano siya, crossline, di ba? Sa mga crossline, papaturo, paano. So, meron na kaming mga training, yan, paminsan-minsan. Tapos yung weekly na life class. Nagkaroon din niya ng struggle. Pero ngayon, nag-diamond. Ang laki ng grupo nila. Tapos naka-Porsche. Oh, di ba? Imagine mo yun. Dati ano lang siya eh. In-invite ko lang nung nag-ano eh. Taga-bigay lang. Alam ko, 2.5 lang ata yung talent fee ng TF. 2.5 o 4. Taga-bigay lang siya nung ano eh. Tapos ito, Mentor May. Ayan, si Mentor May. Malaki-laki din ang struggle niyan. Oh, kung alam nyo lang. Ngayon kasi, ang tingin mo na artista na. Ang tingin mo, RC Munoz na eh. Di ba? Pero, matindi naging struggle niya. Negative ang nanay, negative yung ate. So sa bahay, ayaw na niya umuwi kasi nag-aaway sila ng ate niya. Eh, nakitulog din yan sa mga downline, mga kaibigan. Nahatakan pa nga ng sasakyan niya noon. Pero hindi nag-give up eh. Tingnan mo ngayon. Ang laki ng team. Tatlong palapag na bahay. May Audi. Yung income. Monthly. 7 digits. May Ferrari. Diba? Ang higit. Ito, Mentor Cat. Ganun din. Diba? Baon sa utang. Daming struggle. Nakitira sa downline. Daming struggle. Ngayon, no? Same siya ng result ng kanyang mentor. Pero ang higit sa lahat, lahat ng binanggit ko sa kanila, no? Ang dami nilang buhay na nabago. Ang dami nilang taong natulungan mangarap. Ang dami nilang mga taong na-inspire na kailangan umangat. Ang daming naniwala sa kanilang sarili dahil sila mismo ang nagpakita na kung nagawa namin, kaya nyo rin. Sila mismo, walang imposible. Kaya, dito ko tatapusin, sinabi ni Jack Ma. Ito ang sinabi ni Jack Ma. Sabi niya, never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Magkakaroon din ng liwanag ang buhay mo. Matutupad din ang mga pangarap mo. Huwag na huwag na huwag ka lang huminto. So yun lang. Maraming salamat. Sana kayo ay may natutunan ngayong gabing ito. At meron akong announcement, no? Paalala lang. Ay 14 days na lang or 2 weeks na lang bago mag-cut off ang ating Free Wheels Part 2. Gusto ko lang ipakita sa inyo, paalala, na ito yung last year. Meron tayong 16 na nakahit ng level 1 at 2 level 2. Ayan, yung level 2, pakita natin. Ayan. Free Wheels for Network Builders. Yan sila. Libre yan, ha? Tayo lang, kahit nag-pandemic, ang nakagawa niyan dahil sa grasya ng Diyos.
walang ibang company gumagawa niya na almost 20 ang merong libreng sasakyan. No? No, na ganyan, Three Wheels for Network Builders. At gusto kong ipaintindi sa inyo na meron na tayong 2 weeks, may 2 linggo pa tayo na humataw ng todo para mapabilang, no, sa magkakaroon na naman ng bagong sasakyan ngayon, taon na ito. So may 14 days pa na hatawin natin. Paalala ko lang. Then 60 days na lang, eh, Pasko na. Oh, wala na nga lang ata. Ano na, 12, ano na lang, mga 54, mga ganun na lang. Pasko na. At 60 days bago matapos ang taon. So, finish the year strong. Ha? Todo tayo. Simula bukas, wala mo ng preno. Puro gas muna. Gas muna tayo. Walang preno-preno. Todo muna tayo. Itodo natin ang huling 2 buwan ng taon para sa momentum ng 2022 ng grupo mo. So, ito ang paalala ko sa inyo. Na ano lang sa akin to, nung ako ay nagmuni-muni. Nung ako ay nagmumuni habang ginagawa ko itong training na to. Kasi dito sa I Am, tinawag tayong agent of hope. Ahente tayo ng pag-asa. At aking naisip, wala nang mas higit pa sa mission. Kasi hindi na to negosyo eh. Mission na to eh. Wala nang mas higit pa sa mission na makapagbigay ka ng oportunidad sa mga taong gustong umunlad at natuturuan mo sila kung paano ito matutupad. Tayo, wala nang napakaganda, mas higit pa sa misyon na ganito, na makapagbigay ka ng oportunidad dun sa mga taong gustong umunlad at matuturuan mo pa sila paano ito matutupad. Kaya, huwag kang mahiyang mag-alok. Because we have something that someone needs. Baka ikaw ang solusyon sa problema nila. Kaya, let's share hope daily. Araw-arawin na natin to. Kumbaga, sa ano nila, vision na to. Ano? Yung pag-share ng hope. Vision na. Araw-araw na. Ha? So, yun lang guys. At sa mga gustong mag-follow, gustong mag- tawag dito, mga inspirational, motivational, no? Meron akong social media account. Sa hindi pa nakapag-follow sa akin, Allen Marvin Edar lang yan sa Facebook page, Instagram, YouTube, at saka TikTok. Ayan, may TikTok ako. Ayan. So, follow nyo lang ako dyan. At marami dong mga nakapost, no? Na mga nuggets ng wisdom na pwede makatulong sa ating pang-araw-araw, lalo na sa negosyong ginagawa natin. So yun lang, maraming salamat. Never give up, no? See you all at the top. God bless. Thank you guys. Nag-aabang kayo ng pinag-aabang eh. Pero wala ha, wala. Thank you sa pakikinig. Ingat kayo palagi ha. Bye guys.